one-of-a-kind collaboration of two generations in one radio show. Coming very, very soon on 92.3 News FM. Sa Auckland Asenso, pag-uusapan na ang mga isyong may kinalaman sa perang pinaghirapan mo. Where will it go? How will it grow? Feeling rich and curious na sina Gerard de la Peña at Michelle Orosa sa coolest business ideas, hottest business news dahil bagay sa'yo ang mag-level up sa buhay. Auckland Asenso, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Plan your Auckland na. Asenso is just around the corner. Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Pananaw sa buhay. Save now, enjoy later, or spend now, struggle later. Buhay at hanap buhay. Mahirap maging successful kung hindi mo lang alam kung anong ginagawa mo. Laging maaliwalas, laging positibo. Income minus savings equivalent to expense, pero it's not the principle alone eh. How does that principle apply to your life? Gagabayan ka ni Wealth and Life Coach Chinky Tan para makaahon sa problema. Dahil ikaw ang dapat kumilos. Ikaw ang gagawa ng paraan dahil kaya mo yan. Tuwing Linggo, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Point A to point C, tuturuan ko po kayo kung paano mag-start ng business. Chink positive. Bawal ang kukontra, bawal ang nega. Hindi na bale, nawala kong iPhone. Basta, meron lang akong e-phone. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Big Boss atatag! Big Boss atibay! Big Boss Cement patag na! Di basta bibigay! Nandito na ang Big Boss Cement. Matatag, di basta matitibag. Approved sa kalikasan at sobrang abot kaya. Big Boss Cement! Big Boss atatag! Big Boss atibay! Big Boss atatag! Boss Atibay! Kailangan ko na naman palitan ang bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom. Ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Power and Play! Narito na ako, Nolly Iyala, kilalani ng mga nasa likod ng bawat laro, sa buhay man o sa playing court. Game na tayo! Power and Play sa Radyo 5, 92.3 News FM. Power and Play with Com Nolly Iyala. Power and Play with Com Nolly Iyala. Ano ba ho ang inyong almusal ngayong Sabado ng umaga? Ha? Last week tayo ay merong sinangag at saka sardinas. Eh, pero ngayon pong araw na to ako ha, ma-quesong puti mula sa San Pablo, Laguna at mainit na pandesal kasama ng mainit na kape. Alam niyo kung bakit? Mainit ang ating Sabado. Marami tayong talakayan at marami pong makulay na mga balita sa mundo ng palakasan. Dito po sa Power and Play, hatid sa inyo ng Big Boss Cement, Big Boss Tatag, Big Boss Atibay at ng Cherry Loom, ang yerong may aluminum. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Radyo 5, 92.3 News FM sa buong Pilipinas. And of course, mayong buntag dyan po sa ating mga nanonood naman sa 1PH Channel 1 sa Signal TV. At ang mga nagla-live stream, good morning everyone all over the world via Facebook Live on Radyo 5 92.3 FB page. And of course, the Nolly Iyala or the Power and Play with Nolly Iyala at ang ating live streams sa the Nolly Iyala YouTube channel. You can follow me on social media. Simple lang po, Nolly at Nolly Iyala sa Twitter at sa Instagram. Day 196 ng ating pagkaka-lockdown. Aba, mantakin ninyo ha. Huling Sabado na pala ng Setyembre. Pambihira, no? Ang bilis ng panahon. At talaga naman pong tayong lahat ay patuloy na nangungulila sa mga sports sa ating bansa. Pero ito na, malapit na magsimula ang inyong paboritong PBA. At mamaya po makakausap natin si
PBA Commissioner Willie Marcial sa mga detalye ng muling pagbabalik sa Clark Bubble ng PBA Philippine Cup. Of course, marami pa pong mga balitang umiikot ngayon, ha? Yung balitang lalaban daw uli si Senador Manny Pacquiao, ha? Baka daw sa Disyembre o di kaya ay sa Enero. Totoo kaya to? Tingnan natin, ha, kung ano mangyayari dyan. And syempre, ang mga inaabangan pa nating mga iba pang laban. Alam ko po, mga kaibigan, na si Jerwin Angkahas, yung ating IBF Junior Bantamweight Champion, at si Yumir Marcial, yung pong ating Olympian na ngayon ay nag-pro na rin at lalaban sa kanyang unang laban bilang isang professional, ay paalis na po sa Miyerkules patungong Estados Unidos. Ha? Dapat makakasama natin sila ngayon. Subalit dahil nga po sa kanila napipintong pag-alis, atin pong mamarapati na lamang sila makausap sa susunod na linggo pagdating na nila ng Los Angeles. Pero meron pong kaming inahanda, lalong-lalo na po ang Big Boss Cement na isang panayam sa kanila, press conference sa Martes. Kaya yung ating mga kaibigang mga sa media, ibitahin natin dyan sa virtual presser ni Jerwin Angkahas at saka ni Yumir Marcial. Siya nga pala, bago ko makalimutan, ha, pinag-uusapan po ang suporta kay Jerwin at saka kay Yumir. Binabati ko po ang Chief Company Innovator ng Big Boss Cement at Pangulo, Presidente ng kumpanya, walang iba kundi si Engineer Gilbert Cruz, ng isang happy birthday. Maligayang bati, partner, Engineer Gilbert. At maraming salamat sa lahat ng tulong mo sa larangan ng sports. Hindi lamang po sa mga boksero natin katulad ni Jerwin Angkahas, kung hindi sa mga basketballista natin mga kasama, yung pong Adamson Falcons, Soaring Falcons, ay sinusuportahan ng ating kaibigang si Engineer Gilbert. And of course, yung 3x3 team nila dyan po sa Chooks to Go 3x3 League. Yan po ang ilan lang sa mga sinusuportan. Marami pa yan, ha? Kaya again, maligayang bati. Happy birthday, Engineer Gilbert Cruz ng Big Boss Cement. Mamaya po, marami tayong makakasama dito. Hindi ko na po kailangan himayin. Pag-uusapan natin, volleyball, boxing, basketball, bubble ng NBA, bubble ng PBA, lahat ng klase ng bubble. Pag-uusapan po natin yan. At pinag-uusapan na nga lang ang bubble, ito po ang ating pulso ng bayan ngayong araw pong ito. Ito po, alam naman natin na magsisimula na ang PBA October 11 ata o October 12. At ngayon po, actually kahapon ang last day na submission ng lineup. So, mahihimay na ninyo kung sino ang mga papasok dyan sa Clark Bubble at kung sino ang pwedeng maglaro. Ang isang hindi maglalaro dyan ay si Junmar Fajardo. Check na po yan, ha? Hindi na po siya maglalaro. Ang isa pang hindi maglalaro ay si Calvin Abueva. At least for now, na maraming nag-umaangal. At ganun din po si Robert Bolick dahil sa kanyang recovery pa lamang sa kapansanan. Kaya marami po, ha? Maraming factors dyan. Of course, ang isolation, kaya ang lulusot at makakapagtiis ng halos 2 buwan na pananatili sa isang lugar lamang, ha, na malayo sa kanilang pamilya. Yan po ang mga issue sa pagpasok ng PBA bubble. Kaya po ang ating pupulsahan ngayong umagang ito, sino ba ho sa tingin ninyo ang mag-uuwi ng Philippine Cup Championship mula sa Clark Bubble? Ulitin ko po yan, ha. Sino sa tingin nyo ang magsa-champion mula po dyan sa Clark Bubble ng Philippine Cup? Kung gusto nyo pong makilahok sa ating talakayan, mag-text lamang sa aming hotline 0949-691-4956. Ulitin ko po yan, 0949-691-4956, o di kaya sa aming Facebook page. Mag-post lamang kayo ng inyong opinion o komentaryo. Power and Play with Nolly Iyala o sa Radyo 5 92.3 News FM. At mamaya pong kalagitnaan ng ating show ay ating babasahin yan. Of course, hanggang alas 10 po tayo ng umaga. Pero lagi nating sinasabi, pagka sa simula ng ating talakayan, paspasan kagad natin. At ito po ang ating segment na tinatawag natin Fast Take, kung saan hinihingi po natin ang opinion ng ating mga kasama
sa sports media, ang mga taong nasa sa likod ng balita ng sports. At ngayong araw pong ito, tayo'y mapalad na makakasama natin walang iba kung hindi ang isang hinahangaan niyo at sinusundan niyo po sa social media. Siya po ay nagsusulat sa Daily Tribune, pero higit dyan, siya po ay isang kolumnista para sa FIBA. Kaya naman lagi pagka may mga balitang FIBA, eh laging nauuna itong ating mga kasama. Walang iba kung hindi ang dating coach, o coach pa kaya, ha? Tatanungin ko nga, coach ng Ateneo, walang iba kung si Enzo Floho. Magandang umaga, Enzo! Hi, Com Nolly. What's up? Good morning. Oh, good morning. Let me just ask you, bago tayo magsimula, are you still coaching Ateneo? Yes, part pa rin ng coaching staff sa Blue Eaglets. Yes. Ayan, okay. Alright, alam mo, marami tayong pag-uusapan. Sabi nga natin, itong Fast Take is about issues, trending topics that we want to shoot sa mga sports media na kayo naman talaga ang may alam na mga laman ng balita. Pero bago yan, no? Let me just ask you, I know you write for FIBA and we've heard the latest on FIBA na they will also come up with their own qualifiers na may under a bubble situation. Let me ask you two questions about that. Una-una, is this a knee-jerk thing na gusto lang nilang masimulan uli ang mga competitions ng FIBA? And secondly, you know, what is the latest from the Gilas camp? Well, Com, the last time I actually was in a big video call with my colleagues from FIBA, we had no idea that a bubble or a FIBA qualifiers bubble was going to happen soon. I was under the impression na ano na February na yung next window for the Asia Cup qualifiers. But you know, FIBA has always been looking for models, I guess, to be able to bring basketball back into play, so to speak, no? And I think because of what they saw in the NBA bubble, how the NBA successfully was able to conduct games pa rin, siguro naisip ng FIBA, they can do a similar thing as long as they have reliable host countries who have good, strict protocols, they'll be able to pull it off. And that's why I think we're going to have our next Asia Cup qualifiers window in November. Although, medyo hindi pa rin sigurado kung sino yung mga host, kasi up until now, wala pang formal announcement sino mag-host, which groups, which countries will be in which host country. Ang pinakamatunog dyan, isang host country probably would be Thailand for our group in particular. So hopefully, all stars align. Hopefully, all the protocols will be followed and in place for that to actually happen. And what was your second question again, Kong? Ano ba ang balita mula sa Gilas Camp? Sino ba maglalaro dito? Kasi ang balibalita natin ay hindi pa nasasabihan ang PBA. Yes. If things are uncertain in terms of where the FIBA bubble will take place, mas uncertain yung sa Gilas. I mean, we all know Coach Tab as the basketball program head has been, you know, working to try and, you know, put people in the program, make players available. I know Dwight Ramos is back in the Philippines, so he's probably going to be one of those tapped, possibly to be in that pool. I know that we have those five guys in the Gilas Cadets pool: Isaac Go, the Nieto twins, Alain Bulanadi, Ray Suerte as well, JD Tungkab of UP, I think is on standby as well for that. And given that the PBA will be in its own bubble in Clark, I don't think, I'm not sure if there are already at this point any internal arrangements, pero hindi na ako umaasa na may mga PBA players pa tayong matatap for the window in November. I'm not sure that's very realistic. So para sa akin, ang pinaka pwede natin matap yung mga players na nasa Pilipinas na ngayon. So si 3D, once he flies off to Japan, feeling ko malabo na rin siyang matap. So, and maybe the top players in the college ranks. Maybe Justin Baltazar. Sino pa ba? Maybe Calvin Oftana of San Beda. Yung mga ganyang caliber ng players. Baka sila yung mga pinakapwede na matap for Gilas. Will that mean we're gonna have a weaker lineup? I don't think so. I think we have a good enough staff to be able to handle the talent pool. We have a lot of talent in the Philippines. At makakalaban natin, I think, will be Thailand and Korea. Yung Korea yung mahirap, of course. Even if we send our top caliber players, medyo mahirap pa rin na pataubin yung Korea na yan. Well, of course, pare-pareho naman tayong nasa sa pandemya. So pare-pareho tayong hindi nakakapaglaro. So kung, at least in that sense, even ang playing field. But
hopefully, maayos na yan at malaman natin kung sino talaga ang mga papasok dyan at sino, san lalaruin yan. Malabo siguro sa Pilipinas dahil patuloy na may mga kaso tayo dito at baka yes, matakot ang FIBA Asia maglaro dito. But anyway, okay Enzo, alam mo naman. Yan ang mga kaibigan, kita nyo ha. Sa opinion pa lamang sa FIBA, kumpletong-kumpleto si Enzo. Alam naman natin na pagdating dyan, unang sinusundan si Enzo Flojo sa Twitter. Alright, Enzo, here we go. Ito yung tinatawag naming fast take. Ito yung bibigyan ka namin ng tatlong issues, tatlong trending topics, and we will give you only 1 minute para i-discuss yung aming mga tanong sa iyo. Ready ka na ba? Sige, ready as I'll ever be, Kom. Okay, here we go. Ang una nating issue sa fast take. Ito, ha, alam naman natin ang nangyayari sa NBA at this point. Lamang na po ang Los Angeles Lakers after their win yesterday. At lamang din ang Miami Heat, although may game na number 5 today. Lamang ang Miami Heat sa Boston. Pareho po yung score, 3-1 dyan sa mga serye ngayon. Ang ating tanong, makakabalik pa ba ang Celtics at Nuggets dito sa kanilang pagkakalugmok sa 3-1 deficit? You've got 1 minute, Enzo. Go! No, hindi na sila makakabalik. The best that both Boston and Denver can do is push their respective series to 6 games lang. Dun sa Boston versus Miami series, ang problema ng Boston, hindi naman defense, hindi shooting, it's really turnovers. The 3 of their top guys, no, si Marcus Smart, Kemba Walker, Jason Tatum, they've been scoring well, but they've been combined for 41 turnovers so far in that series. If they cannot fix that, they won't be able to push it even past game 5 today. So at most 6 games 'yan sa Boston versus Miami. So Miami Heat mananalo dyan. Sa Lakers Nuggets naman, I think it's been Anthony Davis really carrying the Lakers. Anthony Davis averaging 32 points per game. That's plus 10 dun sa scoring average ni Nikola Jokic dito sa series na to. So Anthony Davis has been the big difference for me. If they can't solve Anthony Davis, lugmok na ang Denver, in my opinion. And again, just like the other series, at most, 6 games lang yan. So Lakers over the Nuggets yan for sure. Well, I completely share your opinion. Ako, ang aking sinasabi, I think the Lakers series is done. I think it'll be 4-1. I thought that Denver had a very good chance na may tablay ang seryeng yan, pero talagang swerte-swerte lang. Tumalbog ang bola, papasok para sa Lakers. On the other hand, tama ka. I think at most 6 games, I think Boston may take this one today, pero hindi napapabayaan ng Heat na makabalik pa ang Celtics. But it'll be an interesting game today, kaya mamaya panoorin natin yan. Alright, ito na ating second issue, Enzo. Alam naman natin sa PBA, maraming papasok sa bubble, pero may dalawang pangalan na hindi napapasok dyan. At sila imbis nag-opt na magretiro na. Yan po si Kelly Williams at saka si PJ Simon. Guys that we have seen not only in the PBA but also in the national teams. Now, Enzo, ang tanong, ano ang iyong best memories kina newly retired Kelly Williams at PJ Simon? You have 1 minute. Go! Well, Kelly Williams, isa sa mga pinaka magagaling na player, I guess, na nakita natin in the past 10 or 15 years sa PBA, hindi lang sa PBA, but even for the national team. And my best memory or my foremost memory of Kenny Williams is when he first played para sa national team in 2007. Naalala ko siya in the 2007 Jones Cup. Tinalo nila yung Iran na may Haddadi, may Barami, may Kamrani. They beat Iran in that Jones Cup and Kenny Williams played a big role in that particular game and for that particular team. So that for me is quintessential Kenny Williams. How he was able to sacrifice himself for the national cause. For PJ Simon naman, for me, maybe one of the top 5 second unit or off-the-bench players ever in the history of the PBA. 2-time Mr. Quality Minutes, Grand Slam winner when he was with the Pure Foods franchise, of course. I think he was even the top scorer in that 2013-2014 season when they won that Grand Slam. So PJ Simon, for me, hats off. What a career for that man. I love PJ Simon. Alam mo, nakasama ko yan. When I was commissioner, he was one of the guys that came in during my time and nobody gave him a yeoman's of a chance. But yes, Talaga naman pinakita niya na napakagaling siya. And of course, Kelly Williams, what can I say? I was with him in 2007. We were all the way to Tokushima. Alam ko ang kwento ni Kelly that he was supposed to play for some other team, landed with Santa Lucia, made the most out of his situation. Never nagreklamo
and truly yes. a gentleman both on and off the court. Kelly Williams, PJ Simon, saludo tayo dyan and good luck in your next career. All right, ito ang ating susunod na issue, Enzo, and our final issue. Alam natin ang nangyayari ngayon sa collegiate sports. Lipatan ng lipatan, dahil nga dun sa nangyari sa UST, may mga players napunta sa UP, may mga napunta ng Letran, at meron din mga players na galing sa high school, nagkakapilian na. At marami nagsasabi, eh dahil daw sa mga ino-offer ng mga eskwelahan. So ang tanong natin, paano maiiwasan ang tila patuloy na commercialism sa larangan ng college sports? You have 1 minute, Enzo, go! Thank you, Kogadob. That's a very hot issue right now, especially yung nangyari sa UST with many of their players moving to Letran or UP or some other programs right here and there. And matagal na itong issue na to, talamak talaga na itong player na to pupunta sa school na to dahil may kondora, may kotse, may whatever, may allowance na malaki. I think if ever we want to put any rules or regulations on such things, it really has to come from the top. And what I mean by that is our national federation. The SBEP, in a way, has to have oversight over all the leagues in the Philippines. So, talking about the UAAP, NCAA, SASAFI, and honestly, even the PBA, I guess. That's why there are national federations. It has to come from the SBEP. But for the SBEP to have such oversight or powers, kailangan din siguro bigyan sila ng ngipin ng government natin. But, you know, if government meddles, that's another issue altogether because the UAAP is a private organization. But the UAAP certainly, hopefully in the future, will have more stringent regulations to curb the commercialization in amateur basketball. Well, alam mo, there is already a framework. Alam natin yung batas, yung Student Athlete Protection Act. And right there in this, sinasabi na bawal bigyan ng kung ano-ano. At dapat nga maglagay ng cap ang mga liga. So, ewan ko kung bakit hindi sinusunod, pati ang CHED hindi pa naglalabas ng mga guidelines tungkol dyan. But, you know, I share your view. I think let's keep college sports pure, simple, and raw, diba? Yeah, rather than kung ano-ano ang ipinabato dyan sa mga players ng college basketball or college sports. And so, it's been a terrific morning talking to you. Again, where can our fans catch you, Enzo? Well, I have my weekly column on FIBA.basketball.com and of course on Daily Tribune as well. And you can follow me on Twitter at Hoopnut. Yun, Hoopnut. Oh, yan ha, mga kapatid ha. At Hoopnut, si Enzo Flojo. Thank you so much, Coach. And we'll see you soon sa mga laro. Thank you very much, Com. Have a good day. You too. Yan po mga kaibigan, ang ating kaibigan, journalist, sports media, at of course, Coach Enzo Flojo. Naku, talaga naman napakainit ng mga opinion at mga takes niya, lalong-lalo na doon sa college and of course, doon sa Gilas program ng FIBA. Alright, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Ha? Mainit ang ating pinag-uusapan. Alam niyo po, marami tayong pinag-uusapan tungkol sa mga bubble, tungkol sa mga pagbabalik ng sports. Well, isa pong manlalaro ang matagal nang naghihintay. At siya po ay patuloy na umaasa na siya ay mabibigyan hindi lamang ng ng atensyon natin, kung hindi ng respeto ng lahat sa larangan ng boxing. At siya po ay lalaban bukas sa ating oras, mamaya na sa kanila. Ha? Siya po ay right now nasa Connecticut, USA, preparing for his fight tomorrow against Duke Mika o Micah ng Ghana. Walang iba kundi ang ating WBO Bantamweight Champion of the World, John Real Casimero. Magandang araw, John. Andiyan na ba si John Real Casimero? Hey! Ayun! Champ! Magandang umaga! Kamusta ka? Magandang umaga po. Okay na po. Ready na po sa darating na laban bukas. Aba, talagang pati ang buhok mo. Talagang bagong-bago ah. Bukang malamig dyan sa Connecticut. Bakit talagang balot na balot ka? Malamig ba? Malamig dito, malamig. Oo, okay. So, okay, bago tayo maghuntahan, magkwentuhan. Alam mo, matagal-tagal din ang inintay mo. Ang daming delay. Alam naman natin,
na ang inaabangan mo, Abril ka pa nariyan, ano? Abril pa. February. February pala, ay pambihira. Inaabangan mo yung laban ni Inoya, nagkapalit-palit na ang iyong mga trainer, umuwi si Nono Hineri, meron kang bagong team dyan. Kamusta? Ano ang pakiramdam mo ngayon na ito na? Isang gabi na lang, isang tulog na lang bago labanan mo si Duke Micah. Sobrang excited na po kasi matagal na ako dito sa ano sa Las Vegas, nag-stay mga 8 months. So, ayun na po. Ready na po kami sa darating na laban. At bukas na po. Okay, kamusta ang ensayo mo, John Real? Kamusta naman ang naging ensayo mo? At nakita ko yung ibang video mo at mukhang talagang kondisyon na. Oo, maganda naman ang ensayo namin kasi kahit may pandemic dito sa ano, tuloy-tuloy pa rin yung ano namin, yung training namin araw-araw. Kaya hindi namin pinabayaan, kaya yun. Napabalita na ang isa sa mga sparring partner mo ay si Joshua Green, na dating contender subalit number one contender mo at pero tinalo siya ni Mike Plana. Pero totoo ba 'yon? At sino-sino ang mga naging sparring partner mo diyan sa Amerika? May ano dito, puro mga puro mga number one mga champion din. Oh. Hindi ko lang natanda yung mga pangalan, nakalimutan ko. Binugbog mo na lahat. Oh, malalaki yung mga ka-sparring ko, mga 126. Yun. Aba? Oo. Higit sa timbang mo. Yun nga, tatanungin ko, kamusta ang timbang mo? Ngayon, okay na. Tapos na kami nagtimbang kanina. 117.8 ako. Okay. Tama-tama sa 118 na limit, ano? Oo, tama-tama. Okay, pagpasok mo ng ring, ano ang ideal fighting weight mo, champ? Baka nasa 135 yata ako. Yan ang gusto mo pagpasok mo bukas. Oo. Okay. Nakailang rounds ka ng sparring? Marami. Talagang puspusan. Oh. Alam mo, maraming kwento dito tungkol doon sa nangyari, of course. Alam natin na nagpalit ka ng trainer. Bumalik ka kay Adams Bones, no? Kamusta siya bilang trainer? Kung ihambing natin nung hinahawakan ka ni Nonoy Neri. Alam mo si Nonoy, bago ka sumagot, kaibigan ko, nag-training din ako dyan eh. Nung bata-bata pa ako. Kaya kilala ko si Nonoy eh. Ay, pero kamusta itong bago mong trainer, John Real? Okay naman siya. Ano siya, power. Yung ano lahat ng tinuturo niya, puro lakas. Ano, magaling din. Ay, yung conditioning coach mo na si Angel Heredia. Yeah. Oh, okay ba siya? Siya yun. Yun talaga yung the beast. Yun talaga yung nagbigay natin ng lakas sa darating na laban. Kasi kapag mag-training kami sa kanya, doon talaga ako nahihirapan. Pagka kinabukasan, parang hindi ako magkakatayo. Kasi batak na batak talaga yung ano niya, yung tinitira niya sa akin. Oh, so talagang, kumbaga, pagdating sa pagpapakondisyon, never kang nawala sa kondisyon dyan sa Amerika? Oo, never. Okay. Alam ko na miss mo na ang iyong mga pamilya, ang iyong mga anak dahil sa tagal mo na nga diyan, dahil alam naman natin nagsakripisyo ka diyan. Pangalawa, dapat ang lalabanan mo si Naoya Inoue na pandemya tayo, ha? Anong ibig sabihin ngayon nito John Real, na ngayon ay papasok ko na muli sa ring after 8 buwan ng paghihintay? Ayun, dahil sa pandemya tumatras si Naoya. Pero magkalaban din kami niyan sa next laban, baka maglalaban kami. Yung ano lang talaga ngayon kasi walang makapanood eh. Oo nga, mukhang kaya nga tayo kahit papaano gusto nating malaman ng ating mga kababayan na ikaw ay lalaban bukas at sana nga ay kahit papaano mapalabas dito sa ating bansa, no? Yeah. Alam mo ba kung ipapalabas ito sa YouTube o sa Facebook? Yung may nagsabi sa akin, baka ipapalabas daw sa TV5 kung ano, baka hindi ko alam. Sana nga. Yan, nakikinig ang mga tiga TV5. Sana nga,
mapanood natin ang laban mo bukas dahil alam naman natin papatulugin. Bago natin pag-usapan ang magiging kalaban mo, ha. Alam mo, ikaw ay isang three weight division champion na talaga namang kahanga-hanga. Pang ilan mo na ang depensa to, John Real? Ano, first defense ko po to, yung WBO. Sa 118, ano, sa 118. WBO. Okay. Pero sa tingin mo ba, champ, kulang, hindi lamang ang yung pagtingin sa'yo, kung hindi ang respetong ibinibigay sa'yo so far ng mga boxing experts at ng mga kababayan natin? Sulit naman yung inano nila sa akin na pagsuporta. Okay lang naman. Yun. Oo. Ngayon, alam natin, nag-insayo ka, champ, dyan sa Amerika. Meron ba mga areas ng iyong estilo na nag-focus ka para gumanda ang laban mo bukas? Oo, kasi yung kapatid ko nag-ano sa amin, nag-handle sa akin na nagkarga kami ng more speed na suntok. Yeah, ayun. At saka sabords, power pants din, yung kapatid ko speed pants. Mm-hmm. Yeah, so ano ang meron bang secret weapon? Tayo lang naman nag-uusap dito eh. Ano bang gagamitin mo bukas? At saka Tagalog naman 'to, hindi naman niya maintindihan yung salita eh. Ayun, papakita ko 'to na yung the beast talaga, yung hindi pa napapanood sa mga tao para maiba na naman. Yeah, ayun, magandang laban ay ipapakita bukas, magandang ipapakita ko para sa bukas. Pag-usapan natin si Duke Micah. Siya ay isang Olympian. Wala pang talo itong mga kalaban mo, tiga Ghana. Ano ang assessment mo sa kanya? Si Duke Micah, mature fighter siya. Mature. Mm-hmm. Matangkad din. Yeah, hindi ko masyado makita yung niya, yung mga laban niya kasi kunti lang yung laban niya. Pero magaling din siya. Magaling din. Ano sa tingin mo ang kanyang mga strengths? Ano yung mga kalakasan niya? Saan naman siya mahina sa tingin mo? Hindi ko pa nakita yung kainaan niya eh, kasi wala pa siyang talo. At basta may nakikita ako ng mga opening sa kanya. Makikita din natin dyan sa TV. Manood kayo, huwag niyong palagpasin yan. John Real, alam mo, sabi nila, kagaya daw ito ni Joshua Clotty, yung dating lumalaban din sa Ghana, na mahilig makipagsabayan, slugger, sabayan ang gusto. Yan ba ang estilo ng kalaban ng gusto mo? Yung talagang lusob ng lusob? Oh, baka siguro, kasi kapag mga itim, nahahabol nga nila yung pita eh. Kaya malakas tumakbo yata yan. Malakas tumakbo, ha? Pita yung pinagtriningan yan. Okay. Ang sinasabi ng trainer mo na itong si Adams Bones, pipilitin daw na maaga pa lang maging aktibo ka na kagad dahil lang kadalasan daw ikaw sa simula medyo sinusukat mo lang yung kalaban mo at hindi mo kagad binibitawan yung mga mabibigat na suntok. Pero itong laban na daw na to, sabi ng trainer mo na si Adams Bones sa isang panayam, pipilitin niyang maaga pa lang magsimula ka ng bumigay at humanap ng maagang knockout. Yan ba ang game plan para bukas? Parang gano'n na. Pero ako iba naman yung ko eh. Kapag anong makikita ko sa darating na laban o pagkakataon na may opening talaga. Hindi ko na patatagalin. Patutulugin ko na. So, pero ang fearless ilang rounds makakatagal sa'yo si Duke Micah? yun laging pinag-usapan sa kung ilang round para hindi natin masasabi kasi cut din yan, undefeated din. Cut. Alam nyo, pag talaga, sa boxing talaga, pag-aaralan mo muna yan eh, bago mo talaga papasokin yung knockout. Kasi yung knockout, hindi mo yan masasabi na man-knockout mo yan ngayon na round, ngayon kusang dumarating lang yan eh. Kaya yung mga natin, na patutulogin talaga natin, pero hindi natin masasabi kung anong round. Okay. Lahat umaasa na kahit papano yung panalong yan, knockout man o desisyon,
Makukuha mo, John Real. So, ang plano mo bukas ng umaga? Anong almusal? Ano ang tanghalian? Meron ka ba bang konting light workout bago sa laban? Wala na. Ano lang? Kain, tulog. Ganyan na lang. Pampapalakas na lang. Andiyan ba ang pamilya mo? Nandun sa si Jason, yung kapatid ko, nandun sa kabilang hotel. Kasi quarantine kami lahat dito, isang-isang kwarto. Mm-hmm. Kaya... Okay. So, pero yung mismo mga, yung pamilya, ang iyong mga anak? Nasa Ormoc. Nasa Ormoc, lahat ay... ika nga, nagdarasal na lamang sa isang panalo at balita na tapos na at ang nagwagi muli ay si John Real Casimero. Yes, let's go! Walang manonood bukas. Yan ba ay nakakailang? O okay lang sa'yo na wala? Sana ano, suportahan nila ako kasi ano, laban natin to para sa bayan. Kaya suporta po guys. Para yung laban na to para sa ako at para rin sa Pilipinas. Okay. Bago na bitawan na John Real, alam natin na ito ay napakalaking laban because susunod na dito yung mga big fights na susunod. Rigondo, yes. Luis Neri, nandiyan si Inoue of course. Mas magdagdag bang press? Talagang yan talaga ang pinaghahandaan mo na. Ayun, malaking laban na talaga sa next kaya kailangan manalo. So, ayun. Maganda na to ang ano, opportunity natin. Nandito na tayo. Tuloy-tuloy na to. Alright, well, bago tayo magtapos, may mensahe ka ba para sa mga ating mga kababayan dito sa Pilipinas na nakikinig, nanonood sa iyo ngayon dahil ilang oras na lamang lalaban na muli ang ating kampiyon? Ayun po, at sana po pakisuportahan niyo po sa darating na laban ko. Ipagdasal niyo ako na manalo tayo. At marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin at saka sa mayor sa amin, sa Merida, sa Ormoc, Mayor Richard Gomez and Ma'am Lucy Torres and also Mayor Lando Villasincio. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta, sa naniwala at saka sa mga sponsor ko, WOW Philippines at saka One Athletic at saka Rival at sa lahat na po at sa inyo po, sir, at maraming salamat sa inyong pag-interview sa akin at papasalamat po ako. Sana ma-live sa Pilipinas para marami makapanood sa ating mga Pilipino. Yun. At saka, excited na ako sa darating na laban bukas. Kaya huwag kayong mag-alala. Panalo tayo. Alright, John Real. Kami magdarasal. Kami susuporta. At kahit ano yan, knockout decision. Ibalik mo ang corona. Maraming salamat at mabuhay ka. Good luck bukas laban kay Duke Micah. Thank you. Maraming salamat. Yan po mga kaibigan. Ang WBO Bantamweight Champion of the World na si John Real Casimero. Bukas po ang laban niya ng umaga. Bukas ng umaga sa atin, Linggo ng umaga. Mamaya na sa kanila, pagbangon yan, lalaban na yan sa Connecticut. Ha? Doon po sa Showtime pay-per-view. Sana nga, may palabas dito eh. Pero pagdasal po natin ang ating kababayang si John Real Casimero. Alright mga kaibigan, we will take a quick break sa ating palatuntunan. Mag-news break lamang po tayo. Ito ang Power and Play hatid sa inyo ng Big Boss Cement at ng Cherry Loom. Big Boss at Atag! Big Boss at Tibay! Big Boss Cement! Atag na! Di basta bibigay! Nandito na ang Big Boss Cement! Matatag, di basta matitibag. Approved sa kalikasan at sobrang abot kaya. Big Boss Cement! Big Boss sa tatag! Big Boss sa tibay! Big Boss sa tatag! Big Boss sa tibay! Kailangan ko na magpalitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom. Ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Radyo 5, 92.3 News FM, News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Nagbabala ang Okta Research Team na posibleng lumobo ang kaso ng COVID-19 sa Disyembre kapag niluwagan ng pamahalaan ng community quarantine, partikular na sa Metro Manila. Giit ng mga eksperto, kailangang mapanatili ang GCQ status sa NCR
kasabay ng pagpapabuti ng mga testing, tracing at isolation program para mapahalagahan ang mga natamaan nung nagdaang MECQ at maiwasang mas dumami pa ang mga kaso ng COVID-19. Inirekomenda ng OCTA Research Team na panatilihin ang GCQ status sa Metro Manila hanggang sa ma-improve ang mga indikasyon ng kalusugan sa NCR at maging karapat-dapat na itong isailalim sa MGCQ. Sa kanilang pagtataya, posibleng umabot sa 380,000 hanggang 410,000 ang kaso ng COVID-19 sa December 31. Sa ibang balita, patay ang 22 sa 28 sakay makaraang bumagsak ang military transport plane at masunog sa northeastern Ukraine. Base sa report, mga piloto at kadete ang sakay ng military transport plane nang mangyari ang hindi pa mabatid na sanhi ng pagbagsak nito. Dalawa ang naiulat na nasugatan at nasa critical na kondisyon. Nakita na ang mga bangkay ng 22 namatay sa aksidente. Nabatid na nasa training flight ang bumagsak na eroplano. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Big Boss sa tatag, Big Boss sa tibay, Big Boss Cement. Tatag na, di basta bibigay. Nandito na ang Big Boss Cement. Matatag, di basta matitibag. Approve sa kalikasan at sobrang abot kaya. Big Boss Cement, Big Boss sa tatag, Big Boss sa tibay, Big Boss sa tatag, Big Boss sa tibay. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom, tibay protektado sa pangmatagalang yero. Tuwing kailan ba natin dapat hugasan o isanitize ang ating mga kamay? Bago umalis ng bahay at pag-uwi ng bahay, kapag hinawakan mo ang mga common surfaces, pintuan, switch ng ilaw, pindutan ng elevator, ATM machine, pera, at iba pa. Bago at pagkatapos isuot ang iyong face mask. Bago at pagkatapos kumain. Pagkatapos gumamit ng banyo. Bago at pagkatapos hawakan ang iyong mukha. Ginagawa natin ito hindi lamang upang protektahan ang ating sarili, ngunit upang protektahan din ang iba. Para sa iba pa pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solution at DOH official Facebook page. Tandaan, we can hashtag Bida Solution to COVID-19. Maraming salamat po. Power and Play with Com Noli Iyala. Alright mga kaibigan, mga konting pagbati dito ha, yung mga suki natin. Ito si Calvin Chris Barreto, all the way from Torino in Italy. Magandang umaga po, magandang araw po sa inyo dyan. Si Kathy Ramos mula sa San Isidro, Leyte. At si Joshua Nelmida, siya daw yung bulag na triathlete at isang PBA fan. Magandang umaga po sa inyo. Almuete Neri mula sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Good morning po. Watching from Jeddah. God bless. God bless din po. Mula kay Bruno Tumpag, mula sa Maasin, Leyte. Good morning sa inyong lahat. Joshua Nelmida, sabi niya October 11 daw yung PBA bubble. Oo nga, sabi ni Com Willie, baka daw pa madelay ng konti, pero mukhang yan na nga October 11. And of course, Ana at saka si Enteng, ha? Magandang umaga sa inyo, nanonood sa atin. Marami pa po tayong gustong patino. Oy nga pala, bago ko makalimutan, advance happy birthday sa aking kumpare, Governor Ben Ibardone ng Eastern Samar. Magandang umaga, partner. Advance happy birthday kay Gov Ben Ibardone. Binabati rin natin isang happy birthday ang anak ni Secretary Art Tugade, si Powie Tugade. Happy birthday! Powie at si Liz Luciano ng San Miguel Corporation. Happy birthday, Liz. Happy birthday! Magandang umaga sa inyong lahat. O si ano rin, si James Mati. Isa kong kaklase yan, ha? Sa La Salle, sa De La Salle. James, happy birthday. Alright, at this point, syempre hindi natin pwedeng hindi pag-usapan ang NBA bubble. Ha? Patapos na po ang NBA playoffs. Nasa sa Eastern at Western Conference Finals na tayo. Kaya ngayon pong araw na to, syempre, ibabalik natin ang ating paboritong suki, ang ating NBA expert, and ang ating kaibigan. Walang iba kundi ang Spin
correspondent Homer Saison. Magandang araw, Homer! Good morning, Commissioner. Good morning sa mga listeners. Alam mo, bago tayo magsimula, ang dami kong nakikita ang mga litrato mo na kung sino-sino mga celebrity ang kasama mo noong nakaraan sa mga finals ng NBA. Kung sino-sino yan, Pat Riley, at kung sino-sino pa. I'm sure you miss covering the NBA finals, Homer, ha? Live. I do, Commissioner. And even if you ask the players, they miss the fans, not just because, you know, they're used to having them in the stadium and giving them that boost of energy, but it's just the dynamic, Commissioner. That's why I never subscribe to online learning. Talagang I believe na iba yung interaction mo sa teacher, iba yung interaction mo sa classmates mo. Same thing with the NBA arena. I've been to over 800 NBA regular season games and hundreds of playoff games. And this is what I see. I get to see the wives, the family members, all that dynamic behind the scenes that you don't see. So siguro kahit papano, are you part of the NBA media availability? Do you go online and listen to these interviews or nagtatanong ka ba? Oh, no. First of all, before the NBA, hindi naman to sa nag-ano, Commissioner, ha? With the risk of sounding immodest, before the NBA in the entire Asia provided for the link na maka-attend lahat ng gustong mag-apply for the credential, the NBA emailed me beforehand and said, do you want this before we put this out in public to the general pool of reporters? Mm-hmm. Do you want to get credentials so you can go to the bubble? But tumanggi ako, Commissioner. Kaya we have previously mentioned, 90 days. I can't do that without my loved ones, Commissioner. I have to commit 90 days doon sa Orlando. 90 days of your life. I know. I love the NBA, but I love my wife more. Of course. I love my son more. So yun lang, Commissioner. I couldn't commit. But if it were... If you notice too, a lot of the reporters or writers are there. Most of them are single. They don't have family commitments kasi may pamilyado, Commissioner. Nasa bahay lang. Kaya makikita mo kung sino yung mga gusto pumunta ng bubble, yung gustong tumakas. Yeah. Alright. Ito. Sana hindi ganyan sa PBA, yung mga gusto mga, lalo na yung mga governor na gusto tumakas. Okay, ito. Ito ang tanong ko. And let's begin with the conference finals, no? Today, I think the Heat and the Celtics are already beginning their game. And obviously, you know, this series has been closer than what it seems, no? Yung 3-1 na score. But what has gone wrong with Boston? Alam naman natin, they were playing beautiful music. Especially in Game 3, inatake nila ng inatake yung paint. They scored a lot of points. They were able to destroy that zone. But in Game 4, that zone was unsinkable, Homer. Like you said, Commissioner, this series is so close. In the four games, both teams, panay sila nakascore ng 441. Both teams, 441 for Boston, 441 for the Miami Heat. Shooting percentage, 43% ang Boston Celtics, 40% ang Miami Heat. Assists and rebounds are less than one assist per game separate both teams. For me, Commissioner, the main difference is this. Talent across the board. Speaking of all-stars, Kemba Walker, Jaylen Brown, and Jason Tatum, the Celtics have the edge. Pero when it comes to ball protection, execution, Miami Heat. Turnovers. 60 turnovers ang Boston Celtics, Commissioner. Wow. 41 lang ang Miami. 19 turnovers in games. Tingnan mo na, all the games went down the wire except the game where Boston won by 11. So nakikita natin, the execution of the Miami Heat is just, I mean, like I said, sabi nga nila, even you don't really have to be a chef to know if the food is bad or good. Same thing with the NBA. Manonood ka ng series ng Boston at Miami. Even if you don't have to be an expert, you don't have to be an NBA writer, makikita mo naman, who do you rather want when the game is close? You rather have the Miami Heat kasi parang they take the better shots, they're more careful with the ball, as opposed to the Boston Celtics. In fact, from what I've heard, yung nag-awa yung Boston Celtics sa locker room, Commissioner, it was actually Jaylen Brown and Marcus Smart. Kasi Jaylen Brown approached Marcus Smart and said, your shot selection is very poor. So yun, you would never have that accusations in the Miami Heat because the Miami Heat will pass a good shot to get a better one. So, so in summation, Commissioner,
Boston has three great guys. The Miami Heat like 6 and 7. Tingnan mo, consider how deep the Miami Heat here is. But you know, again, some people will always say na stars win games, and that's what happened sa Los Angeles, of course, with Anthony Davis. But you're right, the Miami Heat has been playing better team ball lately. But there's one guy that has been a hero for them, and his name is that very same word, Tyler Hero. But, in game four, and you know, when you look at that performance in game four, Homer, where does that rank among in NBA history among people his age 20 years old? Commissioner, yun ang sabi ni President Theodore Roosevelt, comparison is the thief of joy. Everything, there's something good, we always tend to compare it if there's something better. But since you asked the question, Magic Johnson, Commissioner, he had 42 points in an NBA Finals game. Dwayne Wade had 30 in a conference finals game. But you have to consider, this guy is 20 years old, Commissioner. He was the same age almost as Magic. Magic was 19. And he's very good because here's the thing. Tyler Hero does everything. Hindi lang to nagsuscore, Commissioner. He rebounds 7.5 a game, 5.3 assists during the playoffs against the Celtics, and then 20.5. I can promise you this, Commissioner. I can't promise you what's in the mind of Brad Stevens. But when he game planned against the Miami Heat in this series, he did not imagine Tyler Hero averaging 20.5 points a game. You know, that's true. It's a chess game. Think about the last time Solomon Hill played a meaningful playoff games in the NBA. Presidente pa si Bacapagal Arroyo. But somehow he showed up 2 games ago, and he played meaningful minutes and helped the Miami Heat. So itong series na to, Commissioner, it's so fun to watch. And also, I just like to emphasize here, when you have the two best players like LeBron and Anthony Davis, you usually win. And the Lakers are winning, Commissioner. It's because LeBron and Anthony Davis are very consistent every game. Mm-hmm. Jason Tatum and Kemba Walker are inconsistent. As a matter of fact, if you look back game 3, Jason Tatum was scoreless in the entire first half. That's right. Oh. Kemba Walker is shooting only 33% from threes. I really think Kemba has been I thought he was going to be key dito sa seryeng ito, and he has not been as big as we had thought he would be. Because the Miami Heat has attacked him, Commissioner. So Eric Spoelstra has this thing. That is the beauty of Eric Spoelstra. He saw Kemba Walker and said, hey, this kid is so hard to stop. But we can stop him by attacking him and forcing Boston to put him on the bench because he is a liability on the defensive side of the court. Oh, because he's so small, Commissioner. He's less than 6 feet, generously listed at 6'2". Commissioner, matagal na akong hindi nakalaro, but I can guard Kemba Walker because he's so small. So, I know that's an exaggeration, but they attack him. Look at how the Miami Heat play when Kemba Walker is there. They either isolate Tyler Hero or they put. There were so many. How many times have we seen Kemba Walker guarding Jimmy Butler? It's so one-sided. It's like an election in Makati with Binay always winning. So, mahirap, Commissioner. So, the matchups are there and it favors the Miami Heat. Let's go to the Western side. Now, before I ask you about your prediction about today's game, but let's go to the other side. 3-1 then ang Denver, but we know that they have come back in 2 previous series from 1-3 deficits against the Jazz and the Clippers. Is there another comeback left in the Denver Nuggets? Commissioner, this is the third time is not the charm. It will only bring harm. Ito nga sabi ng, there's an old saying, if you keep playing with fire, eventually you're gonna get burned. Ang difference kasi sa Lakers, Commissioner, is this. Nikola Jokic, where is Nikola Jokic? Nikola Jokic has been averaging 5.7 points less in this series against the Lakers compared to Utah and the Clippers. The number one reason? Foul trouble. Kasi against Utah and Clippers, he was never in foul trouble, Commissioner. Nikola Jokic was averaging 37.7 minutes a game in those series, in those two series. Against the Lakers, 34 lang. So, yung mga listeners natin might say, oh, that's 3 minutes, that's nothing. Yeah, that's a lot because we're not only talking about 3 minutes, we're talking about his rhythm being obstructed, his rhythm being stunted. Kasi, medyo masarap ang pakiramdam, no? And all of a sudden, you have 3 fouls. You have to sit long stretches.
So that's another thing. But to me, the problem Denver is having with the Lakers, commissioner, is this. The Lakers, unlike Denver, can always have a good shot anytime they want. They can always post. If they need to stop a bleeding, they can post Anthony Davis on the low block, or they can clear LeBron James up top, a very wise decision maker. With Denver, they can throw so many bodies on Nikola Jokic. Talagang naapektuhan yung assist capability niya. And then as you saw last night, Jamal Murray guarded by LeBron James. So it also kind of choked, choked the offensive flow of the Denver. So mahirap. You know, Homer, pinag-usapan natin si LeBron and of course Anthony Davis. Anthony Davis made that big shot. It could have been a tied series, pero imbis naging lumamang sila doon 2-0. But in the game yesterday, aside from Anthony Davis and LeBron James, we saw two players, mga veterano, mga old-timer, Dwight Howard and Rajon Rondo coming up with the spark. Ika nga eh, maybe si LeBron and AD are the heart and soul of this team. But when they need a spark, Rondo and Howard gave it to them yesterday. Yes, they did. Kasi yung sabi, Commissioner, there are things that a veteran player can't, you can't quantify what they can contribute. For instance, Dwight Howard. Dwight Howard, Commissioner, he might be a shell of his old self. Talagang hindi na magaling, but he's still a body. He's still 6'11" and 255 pounds. So Nikola Jokic has to help when he's down low. And then it opens up the lane for guys like Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green, and it's just so difficult for Denver, the mismatches. Kasi they use Howard, LeBron, and Anthony Davis together. So the mismatches are just terrible. And I think also that is the reason why sa last game, Commissioner, they gave up 25 second chance points. You cannot give a team as good as the Lakers too many bites at the apple. They also gave Denver, the Los Angeles Lakers, a 12 rebound advantage on the offensive side of the board. So, Mahira, unless they address that, Commissioner, I think this series is going to be over quicker than we thought it would be. Kasi starting in game 5, LeBron is looking at it and say, you know what, we need our rest. Finals is here soon. Let's close out the deal. All right. Well, talking about that, today's game, what is your bold prediction? Is this game over para sa Celtics? 1 second, Commissioner, nag-text si Eric Spoelstra. Oh, Miami will win. Only for this, Commissioner. I saw the body language. Kemba Walker dragging his right foot. Jason Tatum looked with his head bowed. I'm not a body language expert, Commissioner, but it tells me that's not a very happy group. And then they were tested by the Miami. It's so hard. Para bang boxing, you had General Casimero as a guest. Yeah. The worst nightmare that a boxer could have is knowing that the other guy can take your best punch. That's true. So that's true. The Boston Celtics know. We have given the Miami Heat the best punch we could ever give. Game 1, game 2, lamang tayo, talo tayo. Game 4, we had the game so close, talo pa rin tayo. So that comes into your psyche. That comes to your psychology. But then, of course, one more game to go, and then you're like, oh my God, can you win this? So the thing is, Commissioner, I know this is not a scientific data to back it up, but I think the Miami Heat will close the business today and win. If you were told last year, nung sila pareho, itong Heat at Lakers were eliminated from the playoffs, and you were told last year, next year sila magtatagpo sa finals, what would you have told that person? He's crazy. Commissioner, I just want to share a story about why the Miami Heat is so good. Nabasa ko sa Miami Herald. I follow that newspaper every day. You know, when Jimmy Butler became a free agent, Commissioner, so he wanted to go to the Miami Heat kasi big fan siya ni Pat Riley and he likes the culture. So Pat Riley told him to meet me. See, ibang mga GM, they meet you at a fancy 5-star hotel and all that stuff. You know where Pat Riley told Butler to show up? He told Jimmy Butler to show up at the loading dock of the Miami Heat Arena. Wow. And Jimmy, alam mo ano ang dala ni Pat Riley, Commissioner? Ano? Weighing scale. He wanted to see how much Jimmy Butler weighed. And he was surprised na nasa playing weight si Jimmy Butler. Even though it's the off-season. Mm-hmm. Some players like you know Sean Kemp ate the whole buffet and grew to 300 pounds. So nakita
that is the culture of the Miami Heat, the hard work, the effort. You know, tinitimbang lahat. That's why Hassan Whiteside and Dion Waiters are no longer there. Because they could not pass the weekly, sometimes three times a day, winiway sila. Because the idea here, Pat Riley's principle, along with Coach Spoelstra, is this. I mean, we're not regulating your weight because, you know, we're demanding it to you, but we are doing you a favor because when you are in your best shape, you are better conditioned and will give the best effort possible. So tingnan mo ang Miami Commissioner. It's not a coincidence na after games, the Miami look like they just got out of the shower. Tapos yung Boston, parang pagod na. Tingnan mo, nakakatakbo lang nila ng marathon. Tapos yung Miami is so fresh. Actually, tingnan mo nga si Eric Spoelstra. He's so fit. Parang siya yung naglalaro. I really agree with that. But alam mo, Homer, I will not ask you. I know that you're already saying this will be a Miami-LA Finals, and I will not disagree. I think you are right. And I will not ask you about that particular matchup yet dahil sa susunod na kabanata natin, sa susunod na pagtatagpo natin yan. But I will tell you this, and this is because of my shot of Roku again. I think Boston will win today. But they will not go on to win Game 6. I think this will go in 6 games. I think the Lakers will end it. Pero who knows? You might be a better foreseer of the future than me. At this point, Commissioner, I think you have proven. Ikaw yung PBA Commissioner. Your basketball IQ is way better than mine. So I would have to subscribe. No. But I would politely disagree. I would also just add this, a twist of irony. According to the NBC Sports in Boston, last year, Commissioner, in the NBA draft, did you know that the Boston Celtics were ready to draft Tyler Hero at number 14? Talaga? Wow! They were ready because Danny Ainge is seeing, the GM of Boston Celtics, he sees Tyler Hero as more like a hybrid version of himself. A guy who can dribble, penetrate, shoot outside, and make plays. And you know, the Celtics like guys like this, white guys who can shoot. Gordon Hayward, you know, all those the prototype. So Danny Ainge actually and the Boston Celtics coach scouting staff, they said we're gonna pick this guy from Kentucky, 14. Unfortunately, the Miami Heat beat them to the punch. So kinuha nila yung player na si Romero na unfortunately played only 1 minute because he hurt his quad. So ito lang, it's just another layer of intrigue sa tong series na to. It's just a game for me, very well coached. Miami and then Boston, but Coach Spoelstra just has the better tools, more ready, more consistent. Ito nga mantra ni Coach Spoelstra: patience, persistence, execution. And they never panic, right. Commissioner. Down 17, down 15, they never panic. Hindi mo nakikita yung body language, di ba? May mga player na pag down na, talagang nakakalot na. Nakakamot na ng ulo. My greatest memory of Coach Spoelstra was in the NBA Finals. I was in Miami against the Spurs. They were down 17. Nag-huddle sila. Medyo nagmamadali yung Miami. You know what Coach Spoelstra told the Heat in the huddle? Sabi niya, don't rush. There is no 17-point possession. We're not gonna beat this team or take this deficit in one possession. Maganda, Commissioner. Yeah. So maganda. It's maganda. Great. Spoken well. So sorry, Commissioner. I think you need to take a little less of the Roku gin and do some rum and pick the Miami Heat. Well, let's see. In a short while, malalaman na natin kung malakas pa rin yung Roku gin. Homer, always a pleasure talking with you, and I'm sure next week we will reconnect dahil magpa-finals ng NBA. Yes, thank you again. Yes, thank you again for your time. Maraming salamat. My line is always open for Mike and Gab Maliari. They can always call me. Commissioner, thank you very much. Virtual fist bump. Yeah. Yes. Thank you. Salamat. Yan po mga kaibigan, si Homer Saison, ang ating kaibigan mula sa spin.ph. Nagsisimula na po, ha? Boston versus Miami, game number 5. Yan ha, naglabas na ako ha. Mananalo Boston sa tingin ko ngayon. Pero hindi na mananalo sa Game 6. Alright mga kaibigan, very quickly. Ha? Pwede pa tayo? Sige, pasok natin lang yung ating mga sponsors. Gusto natin po magpasalamat sa ating mga kaibigan na patuloy pong nagbibigay ng kanilang suporta sa ating palatuntunan. Of course, marami po salamat sa Big Boss Cement, Big Boss sa Tatag, Big Boss sa Tibay. Again, happy birthday po sa kanilang pangulo, sa kanilang presidente, si Engineer Gilbert Cruz. Happy birthday! Nandito na ang Big Boss Cement.
Di basta matitibag, approve sa kalikasan at sobrang abot kaya. Again, Big Boss Cement, Big Boss sa Tatag, Big Boss sa Tibay. Gusto rin po natin magpasalamat. Ayan po ha, Big Boss Cement, maraming pong salamat muli sa lahat ng mga kasama natin yan. Lalo na si Fen ha, ng Marketing Division ng Big Boss Cement. Big Boss sa Tatag, Big Boss sa Tibay. Maraming din po salamat sa Cherry Loom, ang yerong may aluminum sa ganitong pabago-bagong na panahon. Mga kababayan, sobrang init tapos biglang uulan. Kailangan natin ng matibay at protektadong buong. Dapat ang buong ay may aluminum at na pang lababa. Pero mo ay halong aluminum, ito ay tumatagal. At isa lang ang alam kong dekalidad na yerong may aluminum. Yan ang Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Cherry Loom, ang yerong may aluminum. Marami din po salamat sa Elms Resto Bar Group. Elms Kapihan and Resto. Yan po ay patagpuan sa Robinson's Novaliches. Diyan po sa Calle Bistro, sa may Ever Gotesco, sa Poblacion sa Makati at sa Brixton Street sa Pasig. Yan po ang kanilang mga numero. Basta kailangan nyo po ng mga party platters, breakfast na pagkain, yung kanilang sigang na corned beef, naku, napakasarap. Yan po ang Elms Resto Bar and Group. Marami din po salamat sa mga kaibigan natin sa Joyride, ang inyong bagong kasundo. Wherever you are, whatever you need, we can deliver and we'll do it for as low as 49 pesos. So book all your delivery and pabili needs now via Joyride. I-download lamang po ninyo ang latest Joyride app. Joyride, kasundo sa pagtulong. Marami din po salamat, of course, sa Macalodge Professional School of Makeup Artistry, ang ating official makeup sa Power and Play. And of course, marami po salamat sa ating mga kaibigan sa Skin, Your Face and Body Anti-Aging Center. Meron yung mga skin concerns. SkinNow has online consultation sa kanila mga branches po sa Alabang Town Center at sa Wilson Street sa San Juan. Ha? Yan po ang kanilang numero kung kailangan nyo po ng mga produkto for your skincare products. Again, thank you to Dr. Richie Sarmiento and Dr. G. Sarmiento. Alright, tuloy-tuloy po tayo sa Power and Play. Marito po ngayon. Siyempre, kailangan na natin pag-usapan ang malapit nang naabuting PBA bubble. October na 11 na magsisimula ang PBA Philippine Cup. At ating po makakapanayam ngayon, walang iba kundi ang Commissioner ng Philippine Basketball Association, Commissioner Willie Marcial. Makasama ang man of the hour, of course. Ang pinag-uusapan ng lahat dahil eto na. Sabi nga natin kay Chairman Ricky Vargas, Pasko sa September announcement ng PBA. Kaya po kasama natin walang iba kundi ang Commissioner ng PBA, Com. Willie Marcial. Magandang-magandang araw, Com. Willie. Magandang araw, Commissioner Nolly. Alam mo, ang pinag-uusapan of course, yung announcement ng IATF na meron na kayong provisional authority na makapag or approval na makapag laro sa PBA bubble. Com. Willie, una-una bago natin pag-usapan yung mga detalye ng bubble. Ano ang reaction mo nung nakuha mo yung provisional approval ng IATF? Eh, Com, parang napasuntok ako sa saya. ilang buwan mo inano na kinakabahan ka, na inayos mo na lahat yung dapat gawin, hotels, pagkain, buses, practices. Biglang, ay, hindi ka pwede. Diba, nakakabuti na lang at ano, yun nga, hindi ako nawala ng pag-asa ko na sinabi ko nga, scale 1 to 10, 7 to 8 nung araw pa, April, na matutuloy, eto na po, tuloy na po kami. Oo, talaga namang even nung nag-uusap tayo, walang duda sa puso mo. Talagang you were very, very certain na matutuloy ito. Meron lang sinabi ang si Secretary Vinciso, napakinggan ko rin siya yung kanyang press con at saka sa mga radyo. Meron siyang sinabi na meron daw lang kaya daw additional dahil meron silang pinapabago doon sa protocol ng na inisinomite sa IATF. Pwede mo ba sabihin, Com. Willie, kung ano yung maliit na bagay na yun o kung ano man yung protocol na yun? Ang alam ko kasi yung protocol namin medyo iba sa kanila na medyo maikip kami na konti.
Pero one, yung ano, kung hindi ako nagkakamali, yung tao sa loob ng ano, sa loob ng court pag may game. Kala siguro nila, tinawagan ako ni Chairman Baham, Willie, 350 daw kayo? O 315 delegates? Pero yung mga nalaman lahat kami, siguro mga 120 lang kami with the television, yung teams, baka 120. Ah, so baka yun kong, yun lang ang nakikita ko doon. At siguro ibang nitty-gritty. Oo. Well, ang ibig sabihin noon, Comili, ang sinasabi mo, only mga 120 ang nasa loob ng venue tuwing may laro. Pag may game. Okay, good. Alright. Pag-usapan natin, Com, ang mga punto ng bubble dahil marami ka na nasabi tungkol sa mga kung paano nangyari ito. And of course, si Chairman Ricky nagsalita na rin kung bakit napili ang Clark. Una-una, liwanagin natin. Hindi ito, Com, really sa pinagdausan ng SEA Games. No? Ito ay sa Clark Freeport Zone. Tama? Opo, yung sa SEA Games, ano po yun, sa may Capistan Lock yata yun eh. Tama ba? Tama. Ito bang Clark, yung kusan yung ano, yung basis ng araw, okay. Na mosa po kami. Alright, ang sinasabi ng well, ng marami ay ito, ang, of course, ang NBA bubble ang pinagpasihan ng PBA and for good reason dahil talaga namang zero COVID ang nangyari dun sa NBA bubble na yan sa Orlando. So, matanong ko lang ikaw, Comili, alam natin na ang venue ay sa Mimosa Leisure Park dyan at ang hotel ninyo ay yung Quest Hotel. Ngayon, ito ba exclusive sa PBA lamang? Walang makakapasok na iba? Wala akong. Alam mo naman yung NBA talaga yung, alam mo na, mas mataas na standard nun. Ibang klase din yun na ginagaya talaga natin. Kung walang ibang pwedeng gumamit ng hotel kung hindi PBA delegates lang. Wow. So talagang ibinigay o inilaan ng Quest Hotel ang buong facilities nila para sa PBN. Magandang balita yan. Kahit, siyempre, yung mga pag may nakakapasok dyan, doon nagkakaproblema. Pero ang tanong ko, Comili, kasi alam natin yung Mimosa Leisure Park, may golf course yan. At may mga miyembro yan. Yung iba nga dyan, foreigner pa. Ang ibig ba sabihin yan na hindi pwede pumasok ang mga miyembro dyan o hindi pwede maglaro ng golf yung ibang naglalaro dyan sa Mimosa? Hindi ko nakita talaga yun. Pero kung hagip siya ng area namin, hindi sila makakapasok. Pag nag-golf na ang PBA, walang ibang makakagamit kung hindi PBA lang. Ayun. Ilang araw para sa PBA lang, walang ibang makakagamit kung hindi PBA lang. Bah, talaga namang, para talagang nasa Disney World. Ha? Talagang maganda yan. Well, that's a really good good point. Ngayon, ilan com sa isang kwarto? Kasi sa NBA, alam natin, tigitigisa. Pero dito ba, hindi tigitigisa rin? Hindi kasi magkakasya. Kinausap ko nga yung mga players. Sabi na, kung kumpensa po, sige, best effort ako. Pero two in a room. Okay, as we always do sa PBA, no? Ngayon, paano ang food arrangements? Ito ba ay, alam natin na pinagbabawal ng IATF yung buffet. So, alam naman natin ang PBA, pag bumiyahe yan, buffet, no? Pero ngayon ba, mababawasan ba yung makakain mo? Kung Elina, ano ba ito? Pack meals lamang ang ibibigay sa inyo ng hotel? Pack meals? May talagang tray siya. Tapos dadalhin sa kwarto mo. Hindi ka lalabas. Dadalhin sa kwarto mo. Pagkakain mo, lalabas mo lang din doon sa may table ka kada kwarto. So, dadalhin sa kwarto mo. Okay, so malinaw niya na walang, hindi kayo magsasama-sama pagdating sa kainan. Kumbaga, ito ay kanya-kanya. Talagang parang isolation. Kumbaga sa, akala kasi ng iba, napakasarap nito, Comili, pero malaking sak, para kayong, sabihin na natin, para kayong naka-Bartolina, para kayong nasa Zelda, kumbaga, no? Oo, sakripisyo talagang, ito, may iwalay ka sa pamilya mo, sa mga anak mo, o yung mga sa magulang mo. So, ang laking bagay na, siguro kaya mo for the first 2-3 weeks, pero pagkatapos nun, di ba, hinahanap mo na yung ano, ganun din ang nangyayari sa NBA. So, kailangan may ginagawa ka. Kaya nga, araw-araw na yung game natin eh. Kailangan maalil ko yung mga players. Kung. Okay, so, liwanagin nga natin yung community. So, araw-araw ang game. So, mga antansya nyo, 49 days kayo nasa sa loob ng bubble. At least yung team na abot hanggang finals, mga ganun. Elimination, isang buwan. Tapos another a month and a half or a month and a week
para dun sa playoffs hanggang finals. Kasi pagdating ko sa playoffs, Wednesday, Friday, Sunday na lang yon. Hindi na araw-araw. So, okay. Maano natin sa TV5. Okay. Ito pa, isa pang tanong ka, Kumili, tungkol sa pagkain. Papayagan nyo ba ang food deliveries, take-out food? Alam nyo, ang NBA kasi, meron silang ganung polisiya, pero dinidisinfect nila papasok. Alam naman natin ang mga player, malalakas kumain talaga yan hanggang hating gabi. Minsan, nag-crave yan. Yan ba, papayagan ng PBA, Kumili? Opo, kausap na namin Quest. May bibigay lang sila kung ilang restaurant na okay din sa kanila at okay din sa client. Na apat, tatlo, yun lang pwede kang umorder na pwede pumasok, isa-sanitize natin. Oh, yung disinfection protocol, ika nga, para sa PBA. Good. In terms of amenities, nabanggit ninyo yan at pati ni Chairman Ricky, na aalagaan syempre ng PBA ang buong katauhan ng ating mga players at marami kayong iaalok na mga amenities. Kumili, ano ba yung mga amenities na yan para sa ating mga manlalaro? And I guess lahat na mga papasok dyan sa Babol. Meron silang golf course, Com. Tapos meron sila yung all-terrain vehicles. Che-check pa namin yon. Meron din silang aquapark. Pero titingnan nga namin kung pwede sa PBA lang. Meron silang sa loob, may billiards, may darts, may swimming pool. Pinapalagyan ko nga ng table tennis kung pwede. So, siguro, yun. At by smart, lalakasan nga daw nila yung wifi doon. Okay. Puntahan natin isang mahalagang bagay tungkol dito sa bubble. Of course, yung testing. Nabanggit mo na sa iyong mga interview na magkakaroon ng initial testing kayo. Tapos may 5 days na dapat naka-quarantine sila bago sila makapasok sa Clark. May nagtanong dito sa amin sa aming Twitter. Ang pangalan niya ay si Official Law 94, Loto ang kanyang Twitter handle. Sabi niya, hindi ba malaki ang chance na ma-infect given the 5-day window pamula nung sila ay ma-check, unang ma-test hanggang makapasok sila sa bubble? Kumili? Yeah po. Test tayo. Tapos sinasabi nila, home isolation, talagang walang labasan, within 5 days, akad tayo ng Clark, testing ka ulit pagdating mo doon. Okay, so may test ulit pagdating doon. Okay, so gano'ng kadalas ang testing natin? Alam natin sa NBA, daily ang testing nila. Ano ba ang standard ng PBA dito this time? Swab testing tayo, Kome. Pero pag naaprubahan na ng DOH yung antigen, yun, malalaman na natin din kung anong protocol ng DOH at ng Clark. Baka pwedeng dati every 2 weeks o baka every week. Depende kung anong ibibigay sa atin ng protocol nila. Oh, kasi ang naging pula nung araw sa NBA, hindi naman pula, kundi puna, bagamat ang mga NBA players ay naka-enclose sa bubble, yung mga staff ng hotel doon sa Disney World ay lumalabas naman, umuuwi. Hindi naman ito nakatira lamang sa hotel. At meron din mga pumapasok dyan na mga tagalabas. Ganon din ba ang pagkakaintindi mo, Kumili, na yung staff ng hotel, meron din lalabas dyan at meron din ba silang testing protocol? May testing protocol sila, nakabubble din sila, hindi sila pwede lumabas kahit okay. At the gym. So talagang mahigpit. Hindi ka pwedeng umuwi, doon ka lang. Okay, so ang pati ang hotel personnel talagang hindi rin uuwi at doon din nakatira. No, pwede wow. Dumakas ko. Hindi, wow. Hindi naman. Okay. Mahal to. Itong gagawin ninyo to in terms of the testing. Dahil alam naman natin na kung yan ay madalas, talagang duduguin kayo dyan. Sino? Ito ba ay courtesy ng host natin sa Clark? Tama ka, Kong. Sinagot ng Clark ni na Secretary Dixon lahat ng testing natin. Ang laking bagay nun. Laking bagay. Oo. So, ito ay courtesy of the, ngayon, in terms of the, yung mga titest, pati officials, pati mga media na kasama dyan, yun ang kasama sa testing? Lahat ng delegates. Yung 350, okay. Pati television kasama. May mga nagtatanong din sa amin mula kay Friday Sally, no? At Friday Sally, Twitter handle niya yan. Ang sabi niya,
paano ito yung mga issues naman ng testing protocols, no? Paano kung may mag-test ng positive? Ano unang yung ano ang unang gagawin ng PBA doon? Ilalabas agad yun. Ang maganda sa COMSA Clark, may quarantine area agad sila. May hospital na agad na ilalabas. Tapos yung mga nakasama niya, itetest agad. Kung negative, okay sila. Pero magpo-14 day quarantine yung ano, yung nag-positive. So malamang eh matagal na uupo yung nag-positive na yon. At kung yan ay mangyari bago mag let's say mag quarterfinals, semifinals o finals, baka ma-miss pa niya yung mismong stage na yon kung siya ay magpa-positive. Oh, baka alam ko positive ka ngayon, in 7 days te-test ulit. Okay. Kung negative ka, alam ko kung negative ka, pwede ka na. Pero pwede kung positive ka, may ibang testing ka pa rin. Tuloy na naman. Okay, so paano kung, wag naman ilalapit, ika nga, awa ng Diyos, wag naman ilalapit. Kung marami ang nag-positive sa isang koponan at hindi nga kaya maglaro, ipopospon ba yung game o ipo-forfeit? Di pa tayo titingnan natin yun kasi dire-diretso tayo. Kaya nga binabata, nung tayo, walo kailangan naka-uniform na magkaroon trophy. Ngayon, ginawa natin ng 6. Okay. Pag hindi na naka-6, so, yun ang pasihan natin ngayon. 6 players at least na magsimula ng laro para matuloy ang laro. So, sana naman ilayo nga. Huwag naman ilalapit. Wala naman tayo mangyaring ganyang klaseng pangyayari. Ngayon, in terms of the practices, Comwilly, saan sila magpa-practice? Alam natin sa NBA, binigyan ng NBA ang bawat isang koponan ng isang practice court. Paano ang protocol ng PBA? May practice din sa Angeles University. Fourth floor tayo naglalaro, second floor yung practice. Naglatag tayo ng ng wooden court, yung maple na pinaunlakan naman tayo ng Iglesia ni Cristo Arena na pinairam sa atin ng maayos. So isang court yon, Com? Isang court, tapos kasi yung game mo 4 o'clock, Com. Umaga hanggang 2 o'clock, pwede mag-practice sabay sa dalawang court na yon. Okay, and the disinfection din, ganun din. Meron, after mag-practice, linis na naman, ganun ba? Kaya may in-between, practice kang dalawang oras, disinfect ng 30 to 45 minutes, practice ulit, ganun ang gagawin natin. Okay, so from the Quest Hotel, papuntang Angeles University Foundation Court, may biyahe yan, Comwilly, no? And of course, alam naman natin na yung area ng yun, hindi naman yun nakababol. Kumbaga, yun lang venue. Paano ang ginagawang pag-iingat ng PBA in terms of yung mga dadagsang mga fans doon na gustong makita ang mga paborito nilang mga idol? Hindi sila makakalapit sa fans. Malayo talaga sila. Hindi talaga pwede pa-picture, pa-high five, wala. Talagang nakaharang lahat yun. Hindi po sila makakapunta. Siguro makakita nila malayo. Malayo. So wag na silang magtangka sapagkat magkakaroon ng crowd control doon at pagbabawalan talaga ang tao makapasok. Opo, para sa lahat naman yung para sa lahat. Para sa lahat, okay. In terms of the number of games, Com, ilang laro bawat araw ang elimination round? Maglalaro tayo kung Monday to Sunday, doubleheader, araw-araw yung... Kasi 11 games, papalaruin namin lahat yung dating, 11 games kada team. Tapos top 8, yun nga, yung top 4, tries to beat. Tapos semifinals, best of 5, finals, best of 7. And dun sa loob ng venue, obviously walang fans, pero meron tayong TV coverage. Ano ang magiging... Itsura ko, magiging parang NBA ba to na kumpleto tayo sa LED boards din? Ayun, napapasalamat kami sa Signal, sa TV5 at sa RAS. Sila ang tutulong sa atin na lagyan ng LED na parang NBA. So walang tao pero meron din special effects. Meron ba sisigaw ng Ginebra? Meron bang sisigaw daw? Kung kaya lang sabay-sabay. Pero marinig ng players yung sigaw, makikita ng players. Tapos madami tayong gagawin pag nasa loob ka ng
nung kung anong app yun or technology, nakakaroon kung makapanalo ng premium, may makikita kang ibang stats. So, iba yung experience ng nanonood at ng players sa bubble natin. In terms of the media coverage, Komili, gaano karaming media ang papasok sa bubble at magko-cover ng PBA? Media, pera sa TV, lima. Lima lang. Tapos meron tayong post-game na ilalagay natin sa Zoom or ina-ask kasi namin para pwede magtanong yung mga media, kahit local media. Lahat kasama doon. Pati maglalagay kami ng every game or every day na isang player na pwedeng interviewin abang para madami tayong story. So, yun ang gagawin namin para kahit papano makater namin ang mga media. So, ang power and play, pwede mag-interview doon pag Sabado, Komili? Depende. Siyempre, anytime. Kung magkakuha din ang alasot ng mga katulad kayo. Okay, Kom, ito. Alam natin may mga ibang player na hindi na sasama sa bubble. Nagsabi na, halimbawa, si Larry Fonacher at merong ibang mga players pa sa NLEX na nagsabing they will opt out. Ano ho ang polisiya natin dyan tungkol sa pag hindi nila pagsama? Sila ba ay mabibigyan ng fine? Sila ba ay mawawalan ng sweldo? Ano ba ho ang desisyon ng PBA? Ano yan, Kom? Basta nagkasundo kayo, parang si Fonacher, nagkasundo sila ng NLEX. Walang problema yun. Okay sa akin, nakakaintindihan sila. Ang problema natin, pag hindi kayo nagkasundo ng teams, na may kontrata ka dun eh, baka mapunta sa legal yan. So, tingnan natin. Pero okay, basta umokay teams, Kom, okay tayo. Hindi kasi, oh, tama yan, Kom, and I understand position. Talagang, kumbaga, nagkakasunduan na lang yan. No? Pero may mga nagsasabi na kung hindi daw magsistep in ang commissioner's office in particular, baka magbukang may ibang team na mas magandang paglaruan na kayang, yun ang magiging experience, no? Kung hindi pantay-pantay ang pagtrato, merong pwedeng hindi maglaro, meron namang hindi pwedeng maglaro, no? So, yung kailangan kang maglaro. So, yan ba may plano ang commissioner's office na mag-issue ng isang guideline na ito ang magiging rules with respect to players na hindi makakasama sa bubble? Good call. Kailangan kausapin muna natin yung players, yung katulad ng ginagawa mo. Alamin natin kung bakit hindi. Kakausapin din natin yung teams. Bakit hindi nyo pinayagan. So, doon tayo magdedesisyon. Kung ano sa tingin ko tama at parehas sa desisyon, yun ang gagawin natin. Yung mga nag-o-opt na lumabas naman, pagkatapos pumasok, at dahil sa emergency, talagang hindi na makakabalik yun, Kom? Ay, hindi na makakabalik. Pag emergency, papayagan. Walang fine yun. Emergency, alam naman natin eh. Pero kung sorry, birthday man lang o kasayo, hindi natin papayagan yun. Pero hindi ka na makakabalik. So talagang, in other words, kahit na yan ay emergency, bagamat hindi ka ifa-fine, pero hindi ka na makakabalik. Yun ang rule ng PBA. In terms of the penalties and fines, nakita natin yung mga fines, no? Mga 100,000, merong suspension, and of course, may loss of salary. Saan kailan ito papataw? Pag tumakas ka na hindi namin alam. Umalis ka, hindi ka nagpaalam, o kaya umalis ka, bumalik ka, mas mahirap yun. So, yun. Yan, Kom. Yan, 100,000, 1 month na walang sweldo, 5 games suspended sa susunod na conference. Alright. So, yan. Malinaw po, ha, na yung pong fines ay hindi dahil sa kahit anong violation. Yan ay kung tatakas na at ika nga lalabas ng PBA bubble. Now, Kom, alam ko marami pang detalye yung PBA na bubble na lalabas sa mga susunod na araw. So, aantabayan na namin yan. May mga ibang, I guess, connected na issues dyan, Kom, right now. But unahin ko muna, of course, yung mainit na tinatanong sa atin, even sa pamagitan ng Twitter. Ha? Marami nagtanong dito, Kom, banggitin ko lang ha, para yung mga naaalala ko, itong si at Jab sa Twitter, Sherwin Alcantara, kasi mga nagtatanong to eh, lahat, Badong, Sip Sider, si Hupinas, Benjamin Nuki, Nathan Bautista at marami pang iba. Ang kanilang tanong ay tungkol kay Calvin Abueva. Kasi napabalita na si Calvin Abueva daw ay hindi na isama
sa lineup o hindi pinayagan ng PBA na ilagay sa lineup ng Phoenix. Ano ba ang explanation diyan, Com Willie? Com, may hindi pa sila natapos na requirements. Ayun. Pag na yung requirements na yun, usap kami. At nakausap ko sa nga na 2 weeks, 3 weeks ago na Calvin, ito, sinabi mo, tapos ka na. Oo, Com, eh. Hindi ba, Calvin, ito pa, ganito. Ah, okay, Com, sorry, Com. Okay lang, walang problema. At least, nagkakaintindihan kami. Alam ni Calvin yung gagawin niya. Naintindihan niya ako. Naintindihan ko siya. Yun ang pinakamabuti sa amin. Kung kala nyo, unfair ako. Pero hindi. Ikabubuti po ng PBA at ni Calvin kung itong ginagawa ko. Nagkakaintindihan po kami. So malinaw po yan, ha? Com Willie, na hindi... Ito kasi nagkaroon yata ng misimpression o misunderstanding ang publiko na kumpleto na ang requirements ni Calvin Abueva. Kaya siguro nagkaroon ng mataas na expectation. Pero yan po sinasabi ni Willie, hindi pa tapos yung requirements. Kaya po siya hindi makakasama sa bubble. Tama ako, Willie, no? No, tingnan natin, di ba? Kunyari, matapos sa requirements, usap kami, tingnan ko yun, no? Tingnan natin. Ayoko magsalitan tapos kami. So, okay. Pa natin alam kung paano po. Alright, so malinaw po yan, ha? Doon sa mga nagtatanong sa atin, at marami yan. Willie, in terms of the FIBA Asia qualifiers, definitely yung November, out na ang PBA dyan. Is that confirmed? O ginagawan pa rin ninyo ng paraan yan? Kung walang sinasabi sa amin ng SPP yung November, yung February, yung Feb, may sinabi sa amin. Kaya iba kaya opening natin March o April. Yung Feb, okay. Yung November, wala, ligaw ako doon. Walang sinasabi sa amin. So malinaw na at this point, on its own ngayon ng SBP, at least for November, as we speak today, dahil wala pa nga communication. In terms of the 46 season, Com Willie, sabi mo nga, Marso na ang planong ipagpasimula niyan. Paano naman yung drafting, Com? Marami ding issues about that. Alam natin, ang collegiate season ay hindi rin naglaro or madedelay din kung maglalaro man this year. Paano ang eligibility ng mga college players doon sa draft, Com Willie? Ayun nga, one, so sasabihin ko, Com, sa mga governors, wala na requirements yung D-League muna. Kasi hindi nakapag-D-League. So, pag hindi ka nakapag-D-League, pwede ka nang dumiretso sa draft. Depende sa edad mo. Di ba? Alam mo naman yun, Com, eh. Tapos, kung papano pa ang mga kailangan nyo, requirements, patulad sasabihin ng eskwelahan, pwede bang i-draft muna nyo tapos balik sa amin? Di ba nangyayari sa atin yun? Hindi. Sumulat sila sa PBA, i-ano ko sa board, papalagan naman siguro ng board na, o sige, akin yung rights mo. Parang kay Pado. Di ba? Ganyan nangyari. So, baka payagan ng board yun. Pero, kayo sabihin sa amin, hindi yung kami pupunta kasi nakakaya naman. NCAA, UAP, paano ba to? Di ba? So, kung anong gusto nila, sabihin lang sa amin, sasabihin ko sa board, pag-policy kasi yun, pag okay, Com, diretso tayo. Okay, kailan ang plano, Com, na kumwili ng draft natin? Ito ba ay mangyayari right after the bubble or maghihintay muna kayo? Tinitingnan namin ng December o kaya January, Com. So, baka okay. January. Tapos, di ba, meron tayo 2021, 2022, 'di ba? Nakakagulo kasi ang draft mo 2020. 2020 pa. So sinabi ko sa staff natin, Com, wala na yung year. Ano lang tayo yung season. Season okay. 48, season 47, season 2. 'Di ba? Malilito ka. Pag i-draft ng 2020, 2021 yung so magkakalito. So gagawin na namin season. So ang for season 46, bale yung drafting maaring sa Disyembre o sa Enero. At ang opening ng season is around March. Yan ang pinaplano ngayon ng PBA. Sana may vaccine na or kung paano. Kung magiging successful naman itong bubble na to. Diba? Nakaabang lang tayo, Com. Okay. Well, Com, hindi ko na ikaw ano. Pero bago ito bitawan, alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo at ng buong PBA Commissioner's Office at ng Board para maibalik ang PBA, gaano kahalaga
O ano ba ang ibig sabihin sa iyo personally nitong pagsisimula muli ng PBA sa isa man na bubble, semi-bubble, tiny bubble, kung ano man bubble yan, bubble gum, gaano kahalaga ito sa iyo, Comwilly? Ako, hindi naman lang galing sa akin. Napakahalaga sa mga fans. Alam mo naman, yun ang inamunan natin eh. Dito, mapapasaya natin sila, makakapanood sila. Ewan ko kung may ending-ending pa ko. Pero, di ba, malaking bagay sa... At yung pag-asa na makikita ko, oh, nandiyan na yung PBA, para may pag-asa na ako. Pati turismo. So, hindi sa akin ko, eh. Para sa lahat, para sa atin na malaking bagay ito. At ito na nga po kami. Na Alright mga kaibigan, yan po ang ating panayam kay Commissioner Willie Marcial na pinag-usapan niya po ang mga detalye ng mangyayaring PBA bubble dyan sa Clark Freeport Zone at ng mga laro sa Angeles University Foundation Gym. Nakita nyo, napaka masinop ang paghahanda. Of course, nakikita natin ng testing protocols na mismo ang testing czar na si Secretary Vince Deason ang naglatag. Ha? Kaya naman po, we're wishing them well. Sana nga po, walang mangyaring kahit anong bang pong hawahan dyan at matapos natin ang Philippine Cup. Yung po sa mga nagtatanong tungkol kay Calvin Abueva, alam nyo po, nagsalita na si Comwilly na meron pa daw hong requirement. Ano po yung requirement na yun? Naitanong po natin sa kanya privately. Subalit sabi niya, alam mo, kasama yan sa... privilege communication o kaya yung batas ng data privacy kaya hindi po niya mabanggit. Ha? Kaya respetuhin po natin yung posisyon ng PBA. Alam po natin marami sa inyo frustrated as I am. Lalong-lalo na po kung hindi natin alam kung ano pa ho yung nalalabing requirement na yon. Mas mabuti nga siguro mailantad. Ano ba talaga yan? Para naman ang tao ay hindi naghihintay ng parang bulag. Kaya po pero nakikita rin po natin ang punto ng PBA. Sabi nga ni Comwilly, ito po ay para sa kanyang ikabubuti, para sa ikabubuti po ng lahat na involved sa PBA. Kaya antayan po natin, baka naman makapasok pa. Sabi nga ni Comwilly, pwede pa. At ang alam ko, ang Phoenix ay nagtakda ng isang slot dyan sa kanilang lineup just in case payagan si Calvin Abueva. Alright, bago po tayo mag-news break, gusto ko lang pong... bumate sa ating mga kaibigan na nakatutok pa rin sa atin sa pamamagitan ng Radyo 5, sa Facebook, and of course, 1PH, si Galianza Liboon. Magandang umaga, Lerin Relox Ray. Good morning, Rolando Bakiran. Ronald Katampatan, morning po, power and play. Micah Palpa, meron siyang komentaryo tungkol kay John Ray Casimiro. Sabi niya, pag manalo ka sa laban, na yan, pwede ka na mag-senador tulad ni Pacman. Aba, John Ray, mukhang meron ng boto. May boto ka ng isa dito. Ha? Mula kay Abito Siok, magandang umaga. Nanonood daw siya sa pamamagitan ng kanyang cellphone. At saka kay DJ Buenaventura, ha? Kasama ko yan dati doon sa aming restaurant business. Ha? Si DJ Buenaventura, maraming salamat sa pagtutok mo. Ha? Mamaya po, babasahin natin ang mga pulso message ninyo tungkol sa ating pinupulsuhan na tanong, sino ang mananalo sa tingin ninyo dyan sa Philippine Cup mula sa Clark Bubble? Alright, marami pa po tayong talakayan dito sa Power and Play. Mamaya sa aming babalik, makakausap natin ang mga taga Philippine Superliga. Usapang volleyball naman tayo. Ika nga, volleyball in the pandemic. Makasama natin si Dr. Ian Laurel, ang Pangulo ng PSL. At ang mga manlalarong sila Abby Maranyo at si Jovelyn Gonzaga. Sa pagbabalik po ng Power and Play, hatid sa inyo ng Big Boss Cement at ng Cherry Loom. Big Boss at Atag! Big Boss at Ibay! Big Boss Cement! Atag na! Di basta bibigay! Nandito na ang Big Boss Cement! Matatag, di basta matitibag. Approved sa kalikasan at sobrang abot kaya. Big Boss Cement! Big Boss sa tatag! Big Boss sa tibay! Big Boss sa tatag! Big Boss sa tibay! Bukong kayo.
kailangan ko na namang palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherilom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherilom, tibay protektado sa pangmatagalang yero. Radyo 5, 92.3 News FM, News Update. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Pansamantalang sinuspinde ni DNR Secretary Roy Simatu ang dolomite quarrying operation ng dalawang mining company na pinagkunan ng dolomite sands sa Manila Bay, makaraang di umano'y sirain nito ang mga coral sa karagatan malapit sa mine site. Mananatiling suspendido ang operasyon ng Dolomite Mining Corporation o DMC at Philippine Mining Service Corporation hanggang hindi natatapos ang investigasyon ng DENR. Ayon sa DENR, ang DMC ang nag-iisang large-scale producer ng dolomite materials. May 25-year mineral production sharing agreement ang nasabing kumpanya na sumasaklaw sa kabuuang 524 hectares sa mga bayan sa Alcoy at Dalagete, Cebu na may valid na mineral processing permit hanggang taong 2023. Inatasan ni Simatu ang Environmental Management Bureau na kumuha ng water samples at magsagawa rin ng air monitoring sa Philippine Mining Services Corporation sa Barangay Pugalo. Matatanda ang umani ng mga pagbatikos ang Manila Bay Beautification Project mula nang lagyan nila ng mga dolomite sand mula sa nasabing lugar sa Cebu ang bahagi ng Manila Bay Walk sa gilid ng US Embassy noong September 3. Sumentro ang batiko sa tiyempo at halagang ginastos sa proyekto na nasa 389 million pesos gayong gipit umano sa pera ang bansa dulot ng COVID-19 pandemic. Sa ibang balita, nasa 3,753 na Pinoy mula Qatar ang nakauwi sa bansa mula noong Hunyo dulot ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Philippine Ambassador Alan Timbayan, 12 repatriation flights na ang kanilang naisagawa pabalik sa Pilipinas. Kasama ring naiuwi ang mga 11 Pinoy na namatay dahil sa virus. Nasa 241,000 ang OFWs na nasa Qatar. Marami pang OFWs ang pinili umanong manatili sa Qatar at marami na rin nakabalik sa kani-kanilang matrabaho. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Big Boss sa tatag, Big Boss sa tibay, Big Boss Cement tatag na, di basta bibigay. Nandito na ang Big Boss Cement. Matatag, di basta matitibag. Approved sa kalikasan at sobrang abot kaya. Big Boss Cement! Big Boss sa tatag! Big Boss sa tibay! Big Boss sa tatag! Big Boss sa tibay! Mukhang kailangan ko na namang palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherilom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherilom, tibay protektado sa pangmatagalang yero. Calling all COVID-19 survivors. If you're an official COVID-19 survivor, currently 18 to 65 years old, and weighing at least 50 kilos, you can save the life of a COVID-19 patient through your blood plasma donation. For inquiries, you may call 0998-582-1944 or 0998-582-1377. Donate now and help save more lives. A message from the KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center, and this station. Alam niyo po ba na malayo ang nararating ng respiratory droplets mula sa ubo at bahing? Kaya dapat dumistansya ng 1 metro o higit pa. Mas malayo sa ibang tao, mas malayo sa sakit. Mas ligtas sa COVID-19. Ang 1 metro po ay halos kasing haba ng 1 gitara, 1 walis-tambo o lampas ng kaunti sa 1 yardang tela. Para sa iba pong impormasyon, bisitahin ang Bida Solusyon at DOH official Facebook page. Tandaan, we can hashtag Bida Solusyon to COVID-19. Maraming salamat po. Power and play with Com Noli Iyala. Kinakamusta po natin lahat ng ating mga tagapakinig sa Radyo 592.3 News FM. Mayong buntag po sa mga taga Cebu City, of course, at naimbag nga bigat mula naman po dyan sa Baguio City si Coach Alan Gregorio, ha? Ang kasama niya si Mayor Benjamin Magalong na nagbibisikleta, nagbabiking daw sila. Kamusta dyan, Coach? At of course kay Mayor Ben.
Doon po sa mga nag-aabang ng score ng NBA Game 5 ng NBA Eastern Conference Finals, well, lamang po ang Miami Heat sa kasalukuyan, 46-39, may mga apat na minuto pa po sa second quarter. Tuloy-tuloy po nating aabangan yan. Again, gusto po nating kamustahin din ang ating mga kaibigang nasa nagmamaneho po ng mga taxi, yan po mga pauwi mula sa mga duty nila sa call center at sa mga ospital, lalong-lalo na dyan sa SPC Medical Center. Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat. Alright, kanina po napag-usapan natin ang basketball. Ngayon naman po, usapang volleyball ang ating tatalakayin. At of course, marami din nag-aabang sa mga paborito nating mga volleyballs, mga volleyball players mula sa Philippine Superliga. At ngayong araw pong ito, makakasama natin walang iba kung hindi ang Pangulo, ang PSL, si Dr. Ian Laurel, at ang mga bituin ng PSL, si Abby Maranyo at si Joe Gonzaga. Good morning, Dr. Ian! Hi, good morning, Komnoli. Finally! Finally! Matagal-tagal din. Pero... Oo, panayang ligaw po namin kay Dr. Ian. Talagang napaka-busy nitong si Dr. Ian Laurel. But really, thank you, Noli. Hindi niyo po kami nakakalimutan. And, hindi good morning, po natin. Good morning. Magandang umaga po. Sa inyong viewers at tagapakinig. Good morning din, Abby and Joe. Thank you for joining us this morning. Good morning. Morning thank you po. Thank you for having us. Morning, Salamat. Sir. Hi, Doc Ian. Hi, good morning. Good morning, Doc. Long time no see. Doc, ngayon lang kayo nagkikita-kita, ha? Yes. Alright. Siguro, kung kayo nami-miss nyo na ang isa't isa, lalo na po yung mga fans ninyo. And I'll start with you, Dr. Ian. No? Alam natin that ang basketball ay malapit na magsimula. Pero wala pa tayong masyadong nakikitang plano or at least announcement mula sa PSL. So before I go to that, ano Dr. Ian ang naging effect ng stoppage ng PSL for the league, sa liga? How has this affected the PSL? Well, definitely from the start, we really were caught off guard, no, Komnoli? Kasi alam mo naman, we plan it for a year. All the conferences, naputol po yung aming Grand Prix na we had imports fly in already. We were only able to get 10 games in. And then we had to figure out how to get them out because of the lockdown. And then from there, we had to work on a schedule that was really time sensitive. And just like a moving target, we had schedules or competition schedules that if we were allowed to start, we were very optimistic nung simula, you know. So sabi namin siguro by May, pwede na yan. By June, July. So talagang wala. And the thing is, like you know, just like when you were in the PBA, all the plans, including the sponsorships, the reservation of the venues, from everything, no? From the team owners naman, syempre, nandyan yung kanilang pagpoprograma ng kanilang lineup, acquisition of players, contracts. So it was really a big blow to us. But I can imagine really how the fans feel. Kasi maganda sana yung crop ng papasok na players eh. Yes. For the draft, for the PSL draft. So that got delayed as well. And maganda sana yung takeoff natin because of the Southeast Asian Games last year that, you know, not only women's volleyball, but also men's volleyball got into the mainstream really consciousness of the fans. Pero ito na nga, nangyari na itong pandemic, Komnoli. So we hope that we can restart soon as possible. Well, Abby, alam natin that most affected, of course, kayong mga players, kayo ni Joe and everyone else na talagang naglalaro, ready na, biglang napigil, na parang isang pader na hindi nyo malaman kung saan kayo pupunta. Ikaw, Chang Abby, ikaw nga, lalo pa sumikat yung vlog mo na vlog talag. And you even got an award, Silver Play Button. So una-una, congratulations. But how have you kept busy para sa muling hopefully restart ng PSL? Sa ngayon po, Sir Noel, talagang busy pa rin kami sa pagte-training. Since the lockdown, di kami tumigil na condition. So yun yung mga ito sa pinagkakaabalahan ko everyday na routine. Mag-training talaga, workout.
at saka tapusin yung thesis. Paminsan, pag may time, saka lang po ako nakakapag-vlog or nakakapag-edit. Pero ang priority ko talaga ngayon, number one is yung workout ko everyday na makakomply ako doon. And second, syempre, matapos ko yung thesis ko this year para naman makagraduate na. Oh, oh, congratulations, huh? You're finishing your master's degree sa Philippine Studies, and that is impressive, Abby, and talagang sana matapos mo nga yan, no? Joe, unang-una, yung anak ko, nag-coach mo sa ika. Kaya tuwan-tuwa siya na. Oh, tuwan-tuwa siya na ikaw magiging guest ko eh. But again, she's one of many na fans ng volleyball na obviously yes. Nangungulila sa inyo. I've seen some volleyball players train, pero hindi kasing dali ng basketball eh. Kasi ang basketball, may ring, pwede mong tirahan, no? Kayo, you need yes. At least a hitting partner or yung ginagamit ninyong board na parang tumatalbog yung bola. Ikaw, Joe, how have you kept in shape dito sa pandemic? How I kept myself in shape? Actually, sir, ang good thing lang kasi yung sa Team Signal namin, ongoing din, like sila Abby, sa team nila Abby, ongoing yung SNC namin para sa workout namin every day para ma-maintain namin yung fitness namin and yung condition namin. Kasi in case of, pero most probably siguro possible next year na kung bumalik man yung liga, hindi na ganun kahirap mag-adjust, hindi na ganun kahirap yung, kasi hirap talaga pag totally stop eh. So yun naman, good things there kasi tuloy-tuloy, continuous pa rin yung program namin and hindi namin napapabayaan yung sarili namin. Monitored pa rin kami ng coaches namin. Eh, so in other words, meron pa rin kayong mga Zoom sessions kayong dalawa na. Yes sir, yes sir. Let me ask the two of you ladies, no? Alam natin ang PBA will have its own bubble. Alam na lang ni Abby yan, although si Robert will not be joining the bubble, napabalita na nga. Pero ang preference nyo ba, or kayo ba mga players, nag-uusap ba kayo? And is there a preference na, sige, gawin na rin natin itong bubble para matuloy lang ang PSL? I'll start with you, Abby. Meron din po, syempre, hindi namin maiwasan na mag-isip about it. Pero siguro, it's best na naghintay kami ng go signal from IATF kung pwede na. For sure ngayon, nag-strategize na din yung volleyball community kung paano yung mga pwede namin gawin. At syempre, titignan din namin kung magiging successful nga itong bubble training and competition ng PBA. From there, magiging motivation ng volleyball yun para makapag-start kami din ng paayos. At least meron kaming sistema na susundan. Kaya pinag-aaralan po ng mabuti yan nila, Doc Ian, at lahat ng mga sangay ng PSL kung paano namin yun ma-achieve din in the future. Joe, do you have any concerns about the bubble in terms of yung just in case kayo ay mailagay sa ganyan or maglaro uli, ano ang mga primary concerns ninyo in terms of the protocols? We believe naman, sir, na yung PSL talaga pinag-iisipan talaga if magiging mapupush through yung bubble. Pero for me naman, sir, alam naman yan ng lahat na should not put ourselves on the line. Parang kasi syempre ongoing pa rin yung COVID. Pero excited talaga kami lahat. In case of, and we believe, yun yan sinabi ko a while ago na we believe naman na ipa-plan talaga yan ng league. And thankful kami, sir, sa stakeholders, sa liga, sa PSL, and sa mga team owners namin na patuloy pa rin sumusuporta at nagtitiwala sa amin in spite and despite sa nangyayari ngayong COVID. So for now, sir, andito lang kami, continuous pa rin yung training, yung papawis, and we will wait for the update. Doc Ian? Exactly. Basta, exactly. Yan ang gusto kong tanungin ngayon, Doc. Anong latest sa PSL? Because I was just laying the basis. Ngayon, ikaw na magsabi. Ano ba ang latest from the PSL in respect to the restart at yung approval ng IATF? Initially, what we were, meeting with the IATF and the Joint Administrative Order Task Force. This includes, of course, the Philippine Sports Commission, Games and Amusements Board, and the DOH. It was indoor volleyball. Unfortunately, we were allowed to. Fortunately or unfortunately, we were allowed to do training already. Of course, following the strict protocols and guidelines. But the actual competition is not allowed for non-professional sports. Up to now, up until there will be a vaccine
or an acceptable standard of care. So parang ang hirap mag-practice ng mag-practice or to create a program for training na hindi mo naman alam kung kailan kayo talaga makakapaglaro. So we had to think out of the box and maybe figure out something that will be more, there's a bigger possibility that you'll be allowed. So we came up with beach volleyball. So ito na yung latest, Komnoli, dun sa tanong mo, no? Last Thursday, we met again with the DOH, PSC, and GAB, and we presented beach volleyball. Mm-hmm. So maganda ang kanilang patanggap, and thanks to, of course, Chairman Butch Ramirez, Chairman Baha Mitra, and Rodley Carza of DOH. They said that they will already elevate it, or we can go directly to the IATF for the approval. This concept follows what the PBA has presented, which is the bubble concept. We will do it in an MGCQ area. This will be an SBMA. And it will only be a 3-day tournament. So kung titignan ninyo, mas madali siyang i-manage compared to a regular indoor conference, which lasts for about 2.5 to 3 months. Mm. This is just for 3 days. And the reason being, Com, is because ayaw naman nating masiro ang PSL sa 2020. We want to have a strong launch point to enter the 2021. Mm-hmm. So this one, I think, is more plausible. And SBMA, we've talked to them. And this is where actually the SEA Games was held last year, yung beach volleyball. Yeah, yeah. Oh, so, okay. Maganda, so, magandang usapan. Do you already have dates for this, Dr. Ian? Yes, yes, we have presented November, third week of November. It will be a Friday, Saturday, and Sunday. Mas gusto namin kasi na makapag-practice muna kahit isang buong buwan yung mga players and the PSL teams. All the PSL teams, Komnoli, can fill in 2 or 3 teams para mas maraming maka-join. And ito pa, even other beach volleyball teams from other leagues can join. So they have showed interest already. So kung yung Unity Cup natin sa indoor, next year, baka yung beach volleyball, makasingit, mauna pa to. Wow, that is a very big announcement. Ha? Yung pwede sumama ang ibang liga. And let me ask you, Abby and Joe. Yan, sabi nga ni Dr. Ian, this is going to be a beach volleyball competition. What is your reaction? Ano ang ang pagtanggap ninyo dito sa konseptong ito, Abby? Ako, sir, talagang pinaghahanda ako ng klase ng liga eh. Kung may beach volleyball man, sinisingit ko na nga kala coach na, coach, line up niyo ako dyan ah. Ready na yung katulad ko. Ganun ako lagi. Tama. Eh, hindi ko alam, sir, talagang hindi ako naniniwala talaga na hindi ko kakayanin yung virus. Sabi nila, don't take the virus lightly eh. Pero ako kasi, mas pinag-focus ako sa health ko. So may tiwala ko sa sarili ko na kahit anong klase ng sakit, nasa tao yan sa disiplina niya kung paano niya ayusin yung health niya para malabanan talaga yung kahit anong klase ng sakit. Alam natin, Abby, that you're a big advocate ng paglaban ng psoriasis, no? Alam natin yan. And that's why I think yun ang pinag-uusapan mo. But even with that, you're ready to go. Yun ang sinasabi mo. Wala kang agam-agam. Wala akong agam-agam. Kaya kapag nag-start ng November, na lang talaga mag-line up. Yan ha. Meron nang mapasabi sa F2 Logistics. Joe, ikaw, with this discussion, are you looking forward to playing as well? Kasama ka ba dyan? And sino ang gusto mo ba makalaban si Abby kagad? Nagla-lag yata yan. Joe? Mukhang naglalag siya. All right. But this is very interesting, Dr. Ian. When you talk about the other league, and that, so sabihin na natin, this is the Philippine... PVL, the PVL. PVL, yung PVL. Yes. They, have you invited them to join? Yes. Okay. Yes. So, and what is the reaction of PVL? Just like how we, you know, are open lagi yung pag-uusap namin pagdating dyan, ano? Even the team owners themselves from the other league, we understand where they are. Kasi pare-pareho lang naman kaming nandito sa sitwasyon na to. And this is the time, you know, to really help each other and try to bring back the sport. So yun yung attitude dapat natin going into, you know, the resumption.
And this is the time that we should make sure that the players get a platform again to be out there and perform. The fans see us, you know, kahit pa paano bumalik sa normal unti-unti. And si Kong Willie Marshall said, sabi nga niya kanina, tuwan-tuwa siya kasi kahit pa paano, mai-inspire mo ulit yung mga tao na nanonood sa atin na may konting normalcy na bumabalik. Okay, so this is part of the Unity Talks. In other words, tuloy-tuloy ang Unity Talks, Dr. Ian. Yes, oh, sana pag nabigyan na tayo ng pagkakataon, we can invite them again kasi ang hirap din mag-invite kung indoor ang pag-uusapan eh. At least yung beach, pag nabigyan tayo ng go signal com, madali na ho mag-imbita. Joe, you're back with us. Itong tinasabing Unity Volleyball, Beach Volleyball Tournament, anong reaction mo dito? Doc, thank you ah. Buti na lang napasama ako sa interview to. At least mapaghahandaan ko yung bill. Medyo nakakakuhat tayo na ano. So far excited ako, sir. Good news yan. Okay. Unlike kay Abby, kasi si Abby pinapakitaan ako ng abs eh. Ako medyo, alam mo yun Abby. So, ako sir, personally excited ako sa beach volley. Ab. Okay. Excited ako sir na sa mangyayaring Unity Beach Volleyball. Unity Beach Volleyball. So, we will see. For, sa ngayon, magma-mindset din ako kasi most probably pa mapapalaban ako. Ayan, excited ako. Abby, you know, and Joe, you know, one thing that has already, of course, been floated is yung pagiging pro ninyo. Of course, ang PSL is not yet pro. That's why you have to go through the PSC. Hindi kagaya ng PBA, ng Chooks to go, halimbawa ng PFL, immediately napasok sila. Do you think it's time na maging professional ang PSL? I'll ask it first from the point of view ng mga players. And we have a few minutes here. Just a few minutes. Just very quickly, Abby. Anong tingin mo? So sa tingin ko, pwedeng mangyari. Pero hindi pa siya para ngayon. Dahil masyado pang maaga kasi sa volleyball, sir, kulang pa yung players eh. Madaming players din from college na bumubuo ng teams. So kung tatagalin mo yung college players, konti yung may iwang graduate players na. Ngayon, pwedeng mangyari, tatanggalin mo yung, kung mag-sacrifice ka ang liga, natanggalin yung mga college players. Ganun ang magiging sitwasyon. Baaring hindi makompleto. Diba? Kailangan pang i-consider. Joy, ikaw, anong tingin mo? Dapat na ba mag-pro kayo? Sino ba naman ang ayaw, sir, diba? Pero, yun nga, may process tayong sinusunod. May mga rules. So, we believe naman talaga na the league, ginagawa na talaga nila yun ng paraan. So, andito lang kami, sir. 110% support kung ano man yung aring mangyari. As long as continuous ang volleyball sa Pilipinas. Alright. Huwag lang tumigil. Talaga, huwag titigil dahil maraming fans. I'll give you the last shot, Dr. Ian. Obviously, ready na ang PSL. And siguro, ano ang mensahe na lang natin sa mga PSL fans? Well, sa lahat ho ng fans ng PSL, sama-sama ho tayong manalangin, magdasal, na ang ating mga players ay manatiling malusog. At lahat tayo, no, hindi magkasakit. Pero sana mapayagan din tayo na makapag-beach volleyball kahit pa paano sa November at makapagsimula ng regular indoor conference sa 2021. At maraming salamat, Komnoli. Ang dami kong utang sa'yo. Thank you for giving me this chance na makabawi. Nako, bawi. And a very good time talking with all of you. Again, good luck sa Philippine Super League. Joe Gonzaga, Abby Maranyo, Dr. Ian Laurel, marami po salamat. And we'll see you in the beach volleyball courts. Maraming salamat. Thank you. Bye. Good morning. Yan po mga kaibigan, ang ating mga kaibigan from the Philippine Super League. Ano, ang ganda ng announcement, ha? Yung Unity Talks. Baka makapaglaro pa sila Alaysa diyan sa PSL na beach volleyball sa SBMA. Abangan po natin 'yan. And of course, that will be here. Syempre dito 'yan sa Signal TV, ha, sa TV5. All right. Edi paano? Tapos na naman ang isang Sabado, mga kaibigan, ha. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga nakasama. Actually, dapat makakasama po natin si Kevin Alas. Meron po tayong panayam sa kanya
we will try definitely to bring that interview to you next week. Yung pong kanya mga pananaw naman tungkol sa PBA bubble. Again, marami po salamat sa lahat po sa inyo ng mga nakinig sa amin ngayong araw pong ito ng Sabado. Ingat po tayo lagi, ha. Hugas ng kamay, magsuot ng face mask at face shield at laging physical distancing. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Power and Play, ako po yung nagpapasalamat sa inyo mula sa Big Boss Cement at ng Cherry Loom. Ito po si Nolly Yala nagsasabi sa inyong bawal ang masungit pag Sabado at lagi ad maiorem Dei Gloriam. All for the greater glory of God. Happy Sports Weekend, mga kapatid! Power and Play with Com Nolly Iyala. Game over na! Next Saturday ulit, Nolly Iyala, Power and Play sa Radyo 5, 92.3 News FM.